Nathan's POV. Sinisiguro ko pagsisisihan niyang araw na to. Paniniyak ni Nathan sa kanyang sarili. Tinanggal niya ang suot na barong Tagalog at tinapat ang katawan sa shower. Katatapos lang ng kanilang civil wedding ni Andrea na ginaganap sa kanyang strawberry farm dito sa Baguio. At ngayon nandito na sila sa kanyang rest house dito rin sa Baguio. Sa edad niyang 28 years old, marami na siyang naipundan ng mga properties dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit hindi biro ang kanyang mga pinagdaanan para lang marating ang kinilalagyan niya ngayon. Sino mag-aakala na yung dating lampa at iyaking bata 18 years ago ay magiging ganito na ngayon? Napakayom ang kanyang mga palad. Hindi siya maaaring magkamali sa bawat akbang. Kailangan niyang maisakatuparan ng lahat ng mga plano. Kahit na kailan hindi niya sisirain ang pangakong binitawan niya sa kanyang mga magulang at Ate Maxine. Hindi niya ipagkakanulo ang mga ito nang dahil lamang sa isang babae. Titiyakin ko, pagsisisihan mong araw na pinakasalan mo ko. Anang utak niya habang kinukuskos ang kanyang katawan. 3 years din niyang hinintay ang sandaling to. Ngayon, asawa na niya si Andrea. May isasagawa na niya ang kanyang mga plano. Andrea's POV. Walang pagsidla ng kanyang kagalakan, si Andrea Gonzaga. Wala na nga yata siyang mahihiling pa eh. Hindi siya makapaniwalang sa araw na to, Mrs. Vasquez na siya. Habang tinatanggal ang kanyang wedding gown, naririnig niya ang lagaslas ng tubig sa loob ng banyo. Magkahalong excitement at nervyos na nararamdaman niya habang naiisip na sa gabing to, handa na niyang ipagkaloob ang kanyang sarili sa lalaking kanyang pinakamamahal. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang ma-realize na totohanan na to. Mag-asawa na sila ni Nathan. Magsasama na sila sa isang bahay. Birhen pa siya kaya magkahalo ang mga damdaming nararamdaman niya. Nakakatawa, at the age of 23 wala pa talaga siyang experience pagdating sa pakikipagsalo kaya madalas siya ang tampunan ng tukso ng mga kaibigan niya. Saang planeta raw ba siya nang galing? Ipinangako kasi niya sa kanyang sarili noon na ibibigay lamang niya ang kanyang pagkababae kapag naikasal na siya. Kaya laking pasasalamat niya kay Nathan dahil kahit na kailan hindi siya nito pinilit, talagang sinaganitong maghintay. Isa yon sa mga bagay na minahal niya rito, bukod pa sa talaga namang napakabait nito sa kanya. Ano pa nga bang mahihiling niya? Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang lalaking nagtataglay ng lahat ng mga characteristics na sinulat niya sa kanyang diary nung high school siya. God-fearing, loving, at higit sa lahat, very loyal. Bonus na lamang ang pagiging tall, dark, and handsome nito. Napahinto siya sa pagtatanggal nang bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Nathan. Nakabalot to ng tuwalya. Walang ekspresyon ng mukha habang nakatingin sa kanya o nakatitig sa mas tamang kahulugan ng salita. What's wrong, sweetheart? Ngayon ang oras ng aking paniningil? Halos paanas lamang nasambit nito. Paniningil? Nagtataka pa siya na makitang unti-unti napalita ng galit ang walang ekspresyon nitong mukha. Sinong may utang sa'yo? Bahagya siyang napatawa. Araw ng honeymoon natin, utang ang nasa isip? Ang gulat niya nang bigla nitong haklutin ang mukha niya sa paraang waring di na makapagtimpi pa ng nararamdaman. Napapikit siya dahil para siya nitong gustong sakalin. Ngayon lamang siya hinawakan ni Nathan sa ganitong paraan. Naguguluhang tinignan niya ang asawa. Nathan, malaki ang atraso ng pamilya mo sa akin. Alam mo ba yon? Gulong-gulo ang isipan niya habang tinitingnan ito. Ngayon lamang niya nakita ang gayong klase ng puot sa mga mata nito na parabang any moment, sasabog na yon sa tindi ng pagkamuhing nararamdaman. Hindi kita maintindihan. Sweetheart, if this is some kind of a joke, hindi ka nakakatawa, please. Mas sumigpit ang hawak nito sa kanya. Sa palagay mo ba nagbibiro lang ako? Ang ama mo ang pumaslang sa buong pamilya ko. Na-shock siya sa sinabi nito bagamat hanggang ngayon, malabo pa rin sa kanya kung anong tinutukoy nito. Oo, alam niya, ulilang lubos na ito. Lumaki to sa ninong nito na siyang kumupkop dito simula nang maulila ito. Ngunit bukod doon, wala na siyang alam tungkol kay Nathan. Kung may isang bagay man tong ayaw nitong pag-usapan noon, yon ay ang tungkol sa pagkamatay ng mga magulang nito. Paano nasangkot ang daddy niya sa pagkamatay ng mga magulang nito? 3 years kitang sinuyo. 3 years ako nagpanggap na mahal kita. Alam mo bang sa loob ng 3 taon na yon, bawat oras na kasama kita, parang hinahalukay ang sikmura ko sa pandidiri? Sa galit, sa tuwing tinitingnan kita sa mata, lahat ng mga masasakit na nangyari sa pamilya ko, lahat yon na nariwa.
Parang hindi niya mapaniwalaan ang lahat ng naririnig niya kay Nathan ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwalang sa loob ng 3 taon lang pagiging magkasintahan ay nagkukunwari lamang pala ito. Sunod-sunod pang pumatak ang kanyang mga luha. Ginamit mo lang ako para makapaghiganti ka? At saka bakit si Daddy ang pinagbibintangan mo sa nangyari sa pamilya mo? Dahil inutusan niya ang mga tauhan niyang patayin ang buong pamilya ko. Sigaw ni Nathan sa kanya, tsaka padarag siyang binitawan at galit na lumabas ng kwarto. Napakurap-kurap siya. Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap lamang ay biglang gumuho ang lahat ng mga pangarap niya. 3 taon! 3 taong nagkunwari si Nathan na mahal siya nito para lang bigyang katuparan ng pinaplano nitong paghihigante. Muling nanariwa ang mga alaala kung paano silang nakilala ni Nathan. Sa kabilang banda, flashback. Andrea, puro ka nalang eskwelahan, bahay, napaka-boring naman ang buhay mo. Sita ng best friend niyang si Alexa sa kanya. Nasa school canteen sila para sa kanilang lunch break. Magkaklase sila ni Alexa since high school sa bahay ng Santa Teresita. Siya ang valedictorian habang si Alexa naman ang kanyang salutatorian. Ngunit hindi gaya niya, hindi studio si Alexa. Likas lang talaga ang pagiging matalino nito, kaya kahit madalas naglalakwat siya, palagi pa rin matataas ang grades na nakukuha. Hindi pares niya na kung hindi mag-aaral ng mabuti, hindi siya makakakuha ng matataas na grades. Nang mag-college, sa Maynila siya pinag-aral ng daddy niya. Hindi naman sila mayaman, hepe ng kapulisan sa Santa Teresita ang daddy niya. Ngunit dahil bunso at only girl siya sa pamilya, spoiled siya dito. Kaya nung sabi niya sa ama na gusto niyang mag-aral sa mamahalin at sikat na university dito sa Maynila, hindi tumutol ang kanyang daddy. Bagkos, all-out support ito katulong ng kanyang mga kuya at mommy. Ang kanyang kuya Danny ang sumasagot ng baon niya, habang ang kuya Chris naman ang nagbabayad ng dormitory niya, at ang daddy niya at kuya Ken ang sagot sa tuition fee niya. Mascom ang kursong kinukuha niya. Ang universidad na pinag-aaralan niya, marami nang na-produce ng mga sikat na newscasters at umaasa siyang balang araw mapabilang siya sa mga ito. Third year college na siya nang muling magkasama sila sa isang universidad ni Alexa. Nagulat na nga lang siya nang isang araw magkita sila eh. From then on, palagi na ulit silang magkasama, kagaya nung high school. Ngunit hindi siya sumasama sa mga gimmick nito. Ayaw niyang biguin ang kanyang mga magulang at mga kapatid na nagtutulong-tulong para lang makapag-aral siya. Hindi kasi niya naipasa ang scholarship na inapplyan niya noon. Ngunit dahil ayaw siyang biguin ang pamilya niya sa mga pangarap niya, nagtulong-tulong ang mga to para mapag-aral siya sa pangarap niyang universidad. Kung kaya't hinding-hindi rin niya bibiguin ang mga ito. Ngunit ngayong araw na to, mas naging makulit si Alexa. At bukang walang balak lubayan siya hanggat di siya nito napapapayag na sumama sa party mamayang gabi. Promise, mag-enjoy ka. Tsaka may papakilala ko sa iyo, ang gwapo. Natatandaan mo yung accidentally, mabasa ko yung diary mo na mag-sleep over ka sa bahay niyo? Inirapan niya ang kaibigan. Hindi accidentally, sinadya mong pakialaman at basahin ang diary ko, no? Okay, sinadya ko na, pero curious lang naman ako eh. Anyways, yung lalaking ideal man na sinulat mo sa diary, saktong-sakto kay Nathan. At sino naman siya? Kinakapatid ko, ninong niya ang papa ko. Nung mamatay ang parents niya, kinupkup siya ni papa at pinag-aral. Tall, dark, and handsome. Plus, God-fearing, loving, at higit sa lahat, walang bisyo. Di ako interesado? Talaga lang ha? What if sabihin ko sa'yo nakatingin siya sa atin ngayon? Nakangising sabi ni Alexa sa kanya. Ay naku Alexa, tigilan mo nga ako. Hindi ako nagbibiro. Nandito siya ngayon sa school. Gusto kanya kasing makilala eh. By the way, mayaman yan ha. Graduate ng engineering with honors dito rin sa university na to. Ahead siya sa atin ng 5 years eh. At sobrang sipag sa mga negosyo. Kinikilig na sabi pa ni Alexa sa kanya. Maya-maya pa, nilapitan sila na isang lalaki na waring nagpahinto sa pag-ikot ng mundo ng mga oras na yon. Love at first sight. Yon ang eksaktong naramdaman ni Andrea na makita ang lalaking tinutukoy ni Alexa. Kaya naman na mag-propose ito 3 years after, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sinantabi niya ang kanyang pangarap na maging isang tanyag na broadcaster para sa kanyang ultimate dream, ang maging Mrs. Andrea Vasquez. Naputol ang pagbabalik tanaw niya sa kanyang mga alaala nang muling pumasok ng silid si Nathan.
Babalik na tayo ng Maynila ngayon din. Naghihintay ng driver ko. Ilabas mo ang mga gamit natin. Utos ito sa kanya. Napakurap-kurap siya. Pakiramdam niya ibang taong kasama niya ngayon. Malayong malayo sa Nathan na nakilala niya noon. Amanda's POV. Manong Roy, hayaan niyo siyang magbaba ng mga gamit. Mas malakas pa yan sa kalabaw. Dinig ni Andrea na sabi ni Nathan sa driver nito nang makarating na sila sa bahay dito sa Maynila. Tsaka bumaba na sa sasakyan at hindi na siya nilingon. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng bahay nito. Tinignan siya na matanda sa rearview mirror, waring humihingi ng paumanhin sa kanya. Tumango lamang siya dito at saka bumaba ng sasakyan. Kinuha sa likuran ang dalawang maleta nila ni Nathan. Nangilid ng kanyang mga luha, ngunit naisip niya hindi siya dapat na sumuko. Pasasaan ba't mababalik muli ang pagtingin nito sa kanya? Naniniwala siya na lahat ng pagmamahal na pinakita nito sa loob ng 3 taon nilang magkasintahan, hindi pagpapanggap lamang. Nararamdaman niya ang tunay nitong pagmamahal at gagawin niyang lahat para maibalik niyang respeto at pag-ibig na yun ni Nathan sa kanya. Isa pa, nang pakasalan niya to, sumampa siyang sa hirap at ginhawa magsasama sila. Pagsisilbihan niya ito at pakakamahalin. Sumampa siya sa Diyos at sa pangangatawanan niya yon. Andrea! Nakangising sabi ni Alexa sa kanya nang makapasok siya sa bahay habang hinahilang dalawang malalaking maleta. Welcome home! Sabi nitong kumagkan sa mga labi ni Nathan na waring talagang sadyang ipinakita pa yon sa kanya. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Nabitiwan ni Andrea ang hinihilang maleta na makita niya si Alexa na hinahagkan sa mga labi nitong kanyang asawa. Gulong-gulo ang utak niya sa mga nangyayaring ito at si Nathan waring enjoy na enjoy itong masaksihan niya ang pakikipaghalikan nito kay Alexa. Hindi niya magawang gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya may mga punyal na tumatarak sa kanyang dibdib habang nakamasid sa dalawa. Anong nangyayari? Sa wakas, nagawa niyang itanong sa mga to matapos ng ilang minutong pagkalito at pagkabigla. Ang kanyang mga mata nagpapalipat-lipat sa mukha ni Alexa at ni Nathan. Ano ba sa palagay mo? Tanong ni Alexa sa kanya, tsaka nakangising tiningnan sa Nathan. Pinaalis ko na yung ibang maids. Anito sa kanyang asawa, tsaka maling tumingin sa kanya. From now on, ikaw na ang maging maid namin dito sa bahay. Yung cook na lang tinara ko, alam ko naman pihikan ako pagdating sa pagkain. May tono ng sarcasm na sabi nito. Pinulupot ito ang isang braso sa braso ni Nathan. Bahay ko na rin ang bahay na to, kaya susundin mo ang bawat utos ko. Gimbal na gimbal siya sa mga nagaganap. Nagiinit na ang kanyang mga mata. Kung ito ay isang bangungot, gusto na niyang magising. Alexa, kaibigan kita, sabi niya rito. Sinikap maging mahinahon ang kanyang tinig. Ikaw ang dahilan kaya ako nakilala sa Nathan. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa kanya kung ano ang pakana ng dalawang ito. Nagsabuatan ba to para paghigantihan siya? Ako nga, at planado ko ang lahat ng yon. Sagot ni Alexa saka tulumapit sa kanya. Alam mo bang, matagal ko nang hinihintay ang pagkakataon to? Ang gulat niya nang bigla na lamang siya nitong sampalin. Ha! Sa wakas, nagawa ko rin yan sa'yo. Waring ginising ng malakas sa sampal na iyon ang kanyang buong pagkatao. Hindi pa naginip lang ang nagaganap ngayon. Hindi ito isang bangungot lang. Bakit? Tuluyang kumuwala ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ramdam niya ang panginig ng kanyang mga kalamnan. Bakit? 3 years mong hinaharot si Nathan. 3 years akong nagtiis na makita kayong palagi magkasama. Habang ako, na totoong mahal niya, pinagmamasdan lamang kayo. Ang sakit nun, akala mo ba? Ang sakit isiping ako ang totoong mahal niya, pero ikaw ang pinakasalan niya. Nilingon niya sa Nathan. Nagtatanong ang kanyang mga mata kung totoo bang lahat ng mga sinasabi sa kanya ni Alexa. Nagmamahalan kami ni Alexa. Sabi nito at saka lumapit kay Alexa at muli nito yung hinagkan. This time mas mainit, mas nag-aalab. Umiwas siya ng tingin dahil parang di niya na kayang makita pa ang nagaganap. Napahagulhol siya. Pinaglalaroan lamang pala siya ng mga to sa loob ng 3 taon nilang pagiging magkasintahan ni Nathan. Palabas lamang ang naging pag-ibig na pinakita sa kanya ng lalaki. Tuluyan na siyang bumigay. Umiiyak na napaluhod siya. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Bakit ako? Ano ba ang kasalanan ang nagawa ko sa inyo? Sigaw niya.
Itinapat niya ang mga kamay sa kanyang dibdib dahil pakiramdam niya nagsisikip na yon. Naging totoo ako sa inyo. Bakit ninyo ako pinaglaruan? Kulang pa ang lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Sa sakit na nararamdaman ko nung nawala ang pamilya ko. Dinig niyang sabi ni Nathan saka umalis. Tawa naman ang tawa si Alexa habang nakatingin lamang sa kanila. Tumayo siya at tinabol niya sa Nathan. Ipaintindi mo sa akin kung anong nangyari. Bakit ang daddy mong sinisisi mo sa pagkamatay ng pamilya mo? Nagdademand na tanong niya rito. Hindi ito nagsasalita, kaya hinila niya to sa braso. Ipaliwanag mo sa akin? Nagsusumamong sabi niya rito. Gusto kong maintindihan kung saan nagagaling ang lahat ng galit mo. Alam mo kung gaano kita kamahal, hindi ba? Pag-usapan natin to. Inawakan siya nito sa mukha. Kahit ilang beses pa nating pag-usapan to, hindi na may babalik pang buhay ng pamilya ko. Galit na sigaw nito sa kanya. At gusto kong unti-unting ibalik sa pamilya mo ang lahat ng sakit na naramdaman ko nung mamatay ang buong pamilya ko. At sisiguraduhin kong 10 beses na mas masakit ang mararanasan mo at ng pamilya mo. Pagkasabi noon, mabilis siya nitong binitawan at nagmamadaling sumakay sa motorsiklo nito. Nathan's POV. Ang nakaraan sa buhay ni Nathan. Galit na galit si Nathan habang nanunumbalik sa kanya ang mga pangyayari 18 years ago. Nabitawan ng tatay ni Nathan ang mga inaning gulay nang marinig ang sigaw ng kanyang ina. Saklolo! Tulungan niyo ako! Umiiyak at nagsusumamong sigaw nito mula sa hindi kalayuan. Tatakbo na sana siya patungo sa ina, ngunit hinila siya ng tatay niya at pinaupo sa likod ng malaking puno ng bato. Dito ka lang. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang aalis dito. Magtago ka lang sa may damuhan. Bulong ng tatay niya sa kanya, saka nagmamadaling tumakbo para tingnan kung anong nangyayari sa kanilang bahay. Mula sa likod ng malalaking bato, kitang-kita niya nang pagbabarilin ng isang lalaki ang humahangos niyang ama. Tay! Napapikit siya dahil parang di niya na kayang tingnan pa ang mga sumunod na pangyayari. Maya-maya, narinig niya naman ang pagmamakaawa ng ate Maxine niya. Parang awa niyo na po. Maawa kayo sa akin. Peste, pagkaganda-ganda mo. Nakakapanghinayang naman kung hindi kita muna sasaluhan. Huwag po, maawa na kayo sa akin. Napaiyak siya. Kung ano-ano ang naiisip niya habang narinig niya ang pagmamakaawa ng ate Maxine niya. Nanginginig siya sa takot kung sana'y may magagawa lamang siya. Ngunit ano ba ang magagawa na isang 10-year-old na batang gaya niya sa mga armadong lalaki? Na mga sandaling iyon, mas naig ang takot na nararamdaman niya. Hindi siya po pwedeng magpakita sa mga ito or else pati siya papatayin din ng mga to. Kailangan niyang makaligtas para mabigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Nangangatal sa galit at takot ng kanyang mga kalamnan, ngunit wala siyang magawa kundi ang umiyak ng umiyak na lamang. Nagigilty siya na wala man lang siyang magawa habang nakikita niyang walang awang pinapas ng kanyang kapatid at mga magulang. Mula sa kanilang bahay, lumabas ang 2 armadong lalaki. Maya-maya ay bumaba na sa sakyan ng isang lalaking nakasuot ng sombrero. Nagsend ito ng isang stick ng sigarilyo. Gumapang siya papalapit sa mga ito upang mapagmas ng mabuti ang mga mukha ng mga lalaki. Maingat na maingat siya. Tiniyak niyang hindi siya mapapansin ng mga ito. Doon siya sa malaking puno ilang metrong layo sa bahay nila. Inisa-isa niya ang mukha ng mga ito. Siguraduhin yung patay na silang lahat. Anang lalaki na bumaba ng sasakyan habang umihitit ng sigarilyo. Napakurap-kurap siya. Natatandaan niyang lalaking to dahil minsan niya nang naisama ng tatay niya sa munisipyo. Ito ang hepe na nakaalita ng tatay niya. At ito rin ang hepe na kasama ni Mayor nang magpunta ito sa bahay nila. Naaalala niya ang boses na yun ng lalaki. May kinalaman ba si Mayor sa nangyayaring to? Naalala pa niya nang minsang magkaroon ng pagtatalo ang tatay niya at si Mayor. Katatapos lang nilang maninglian noon nang dumating si Mayor kasama ng mga tauhan nito. Binabayaran ng 1 milyon ni Mayor ang tatay niya kapalit ng kanilang lupain dahil balak ni Mayor i-develop yon at patayuan ng mall. Pero matapang ang tatay niya. Hindi mo kami mapapaalis sa lupa namin. Minana ko pa to sa aking mga magulang. Hindi ko kailangan ng pera mo. Makakaalis ka na. Pagapang siyang lumapit at nagkubli sa malaking puno para matanda ang mabuti ang plate number na sinasakay ng mga tong owner type jeep. Kinabisado niyang mabuti ang numero noon. Maya-maya nagsipagsakay ng mga to. Tahimik ng kanilang bahay.
Napahagulhol siya dahil parang alam na niya kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Nang matiyak na malayo ng mga to, humahangos na nilapitan niyang kanyang ama na nakandusay sa lupa. Halos sabog ang mukha nito. Itay! Parang babaligtad ang sikmura niya habang pinagmamasa ng ama. Tumayo siya at pumasok sa loob ng bahay. Nakita niya nakandusay sa sahig ang nanay niya habang umaagos ang dugo sa dibdib nito. Inay! Niyakap niyang ina. Nagpupuyo sa galit ang kanyang buong kalamnan. Sa may kusina naman ay ang kanyang ate Maxine. Napakuyom siya sa kanyang mga palad. Hindi niya alam kung papaano siya makakaganti, ngunit isinusumpa niyang pagbabayaran ng lahat ng mga ito ang nangyari sa kanyang pamilya. Hinanap niyang cellphone ng kanyang ate Maxine. Madalas niya iyong hiramin kapag tinatawagan niya ang kanyang ninong Ben na nasa Maynila. Ang kanyang ninong Ben ang best friend ng tatay niya at napakabait nito sa kanya. Palibhasa, walang anak na lalaki kung kaya't parang anak na rin ang turing nito sa kanya. Spoiled siya sa kanyang ninong Ben. Lahat na yata ng klase ng baril-barilan na ipabili na niya dito. Madalas din inuutangan to ng tatay niya kapag kinukulang sa pang-tuition ng ate Maxine niya na nag-aaral na ng college. Sa ngayon, ito lamang ang mapagkakatiwalaan niya at mahihingaan ng tulong. Ninong! Umiiyak at nangangatal ang kanyang boses. Tuluyan na siyang napahagulhol nang marinig ang tinig ng kanyang ninong Ben. Dinala at itinago sa Maynila siya ng kanyang ninong Ben. Gusto ko silang maipakulong. Natatandaan ko ang mga mukha nila. Sigaw niya sa kanyang ninong na hindi siya nito payagang bumalik ng Santa Teresita para isuplong sa kinauukulan ang nangyari sa kanyang pamilya. Magsusumbong ka? Sa palagay mo may makikinig sa'yo. Alam mo ba kung gano'ng kalalaking tao ang mga kalaban mo? Isang malaking pader ang binabangga mo, bata? Palagay mo may laban ka? Pero nakita ko kung paano nila pinatay si tatay. Bata, baka nakakalimutan mo. Malakas ang kapit nila kaya kahit nasa panik ka ng katotohanan, hindi ka nila pakikinggan. Pera ang batas dito sa mundo. Yan ang realidad. Kaya kung gusto mo makaganti, dapat paghandaan mo. Dapat marami kang bala. Sabi ng ninong Ben niya, tsaka kinuha ang mga kamay niya. Palakasin mo ang mga kamao mo. Sabi nitong bahagyang sinipa ang mga tuhod niya. Patatagin mo ang mga tuhod mo. Inawakan nito ang magkabila niyang balikat. Higit sa lahat, patalasin mong utak mo. Sa ganyang paraan ka makakatiyak na wala kang katalo-talo. Ninong, tulungan niyo po ako. Hindi pwedeng basta-basta ka na lamang susugod ng walang katiyakan kung mananalo ka ba o hindi. Dapat kapag lumaban ka, siguraduhin mong mananalo ka. At hindi yan minamadali. Pinaghahandaan yan, bata. Natahimik siya. Takot at takot na nagtago sa likod ng kanyang ninong Ben, ang 10-year-old na si Nathan, habang narinig niya ang bugbog saradong lalaki na nagmamakaawa rito habang nakaluhod. Umaagos ang dugo sa ilong nito at putok ang mga labi. Itinaas ng ninong Ben niya ang mukha nito. Pinagbigyan na kita, pero anong ginawa mo? Tinraidor mo ko? Sabi ko naman sa'yo, walang puwang sa mundong to ang mga traidor na kagaya mo. Tinadyakan to ng ninong niya. Napahiga ang lalaki. Kayo nang bahala sa kanya. Alam nyo na ang gagawin nyo. Anang ninong niya sa mga tauhan nito, tsaka hinila na siyang palabas ng bodega. Hindi niya naiintindihan kung bakit ginawa ng ninong niya sa isa sa mga tauhan nito. Awang-awa siya, kung kaya tahimik na tahimik siya hanggang pumasok na sila sa loob ng isang sikat na fast food chain para mananghalian. Akala ko ba gutom ka na? Tanong ng ninong niya na mapansing hindi niya ginagalaw ang pagkaing in order nito. Ninong, bakit niyo po binugbog si Kuya Lito? Hindi na po ba kayo naaawa sa kanya? Halos paanas lamang na tanong niya rito. Bata, walang puwang ang awa sa mga pesteng kagaya niya. Kapag pinairal mong awa mo, walang mangyayari sa'yo. Sa mundong to, walang kaibigan. Walang kamag-anak pagdating sa negosyo. Kapag kinawaan mo siya, uulitin niya ulit yon. Dapat umpisa pa lang na niloko ka niya, patahimikin mo na siya para siguradong hindi na mauulit pa. Anang ninong Ben niya. Ginulo nito ang buhok niya at saka ngumisi. Kumain ka na, bata. Basta makinig ka lang mabuti sa mga ituturo ko sa'yo. Pihadok malayong mararating mo. Tingnan mo ko. Andami ko lang sasakyan. Malalaking bahay. At higit sa lahat, chicks. Sabi nitong kumindat pa. Idol ko po kayo, ninong Ben. Sana paglaki ko, maging kagaya niyo ko. Kaya lahat ng ituturo ko sa'yo at sasabihin, tandaan mong mabuti kung gusto mong maging kagaya ko. Tumango siya. Sa kabilang banda,
Dumiretso si Nathan sa isa sa mga pasugalan niya. Ilan lamang ang mga pasugalan sa kanyang underground business. 18 years ago, hindi pa ganito kalaki ang kinikita ng mga pasugalang ito. Ngunit simula ng pamahalaan niya ito, lumaki na ito ng lumaki. Pati mga players nila, mga big time na rin. Kaya naman bilib na bilib ang ninong niya sa kanya. Hindi raw ito nagkamali sa paghubog sa kanya. Engineer siya by profession at sa mata ng publiko at kanyang mga kaibigan, isa siyang matagumpay na engineer. Yun din ang pagkakakilala ni Andrea sa kanya. Ngunit mas malaki ang kinikita niya sa kanyang mga sideline kaysa kanyang pagiging engineer, although millions din naman ang inaakit itong pera sa kanya. Sabi nga ng ninong Ben niya, sa likod ng mabait at very dignified niyang mukha, sinong mag-aakala na isa siyang mafia king? Kaya naman very proud ang ninong Ben niya sa kanya. Maging ang nag-iisa nitong anak na si Alexa, halos ipagtulakan na sa kanya. Ngunit malino sa mga ito kung bakit niya ginagawa ito. Kung bakit hindi siya humihintong magkamal ng maraming salapi. Gusto niyang maging makapangyarihan. Gusto niyang makapaghigante sa lahat na may atraso sa kanya. Kaya nang sabihin niya sa kanyang ninong 3 years ago, nahanda na niyang balikan ng mga may utang sa kanya, hindi na siya nito pinigilan pa. In fact, may basbas ng ninong Ben niya ang pagkaka-involve ni Alexa sa kanyang mga plano. Talagang sinadya niyang mapaibig ng husto si Andrea. Alam niya kung gaano nito kamahal ang buong pamilya nito. At makita lamang ng mga itong nagdurusa si Andrea sa piling niya, tiyak na sobrang sakit ang hatid nun sa pamilya nito. Ngayon pa lamang parang nakikinikinitan niya na nawawasak ang puso ng ama nito. Ano kayang magiging reaksyon nito kapag nalaman nitong siya ang buhay na success sa massacre na nangyari sa Santa Teresita 18 years ago? At hindi lang buhay na taksi, anak siya ng taong pinaslang nito. Maraming tao sa loob ng pasugalan. Lahat may sinasabi sa lipunan. Isang sikat na musician, isang governor, may mga diplomats, may sikat na basketball player, may mga foreigners at malalaking negosyante. Nakatago ang pasugalan sa ilalim ng isang malaking building na pag-aari din niya. Tahimik kung titingnan sa labas sa nasabing building. Ngunit sa loob maraming nagaganap na mga pangyayari, tanging ang CCTV lamang ang saksi. Ang CCTV na kinabit niya ay walang nakakaalam, maliban sa kanya. Palihim lang niya yung kinabit for security reasons. Lahat na nagtatrabaho sa kanila may pinirmahang non-disclosure agreement, pati na rin lahat ng players. Hindi rin pwedeng basta-basta makapasok dito. Kailangan kasama to sa mga nasa listahan ng mga invited. At hindi rin maaaring maglayo ang mga players kung wala sa 2 milyon ang nakandang pera. Ang itaas ng building, opisina niya para sa kanyang trading. Ang ikalawang palapag, tirahan ng lahat niyang mga staffs, bodyguards, chefs at ang driver niyang si Manong Roy. Bukod sa pabahay niya ang lahat niyang mga tauhan, matataas din ang pasahod niya sa mga ito. Binibili kasi niya ang loyalty ng mga to. Alam din ng mga ito kung paano siya magalit. Marami siyang connections, kaya walang kawala ang sino man sa kanya. Nasa payroll din niya ang ilan sa malalaking judges at empleyado ng gobyerno kaya't mahirap siyang banggain. At tulad ng kanyang ninong Ben, wala siyang sinasanto sa lahat ng mga kumakalaban sa kanya. Walang puwang ang awa. Mas lalong hindi pwedeng magkamali. Kaya nga sa mundong kanyang ginagalawan, tinagurian siyang hari. Marami na siyang napatiklop ng mga kalaban. Kung noon isang batang takot at iyakin lamang siya, malayo na yon sa kanyang pagkatao ngayon. Ipinangako niya, hindi na siya iiyak kahit na kailan. Naupo siya sa isang sulok, tinaas niya ang isang daliri. Alam na ng bartender kung anong ibig sabihin nun. Maya-maya pa, dala na ng waiter ang isang whiskey neat. Inilapag iyon sa mesa. Bago tunggain iyon, tinawagan niyang kanyang driver. Pinaalam niya ritong mapaparami ang inom niya. Alam na ni Mang Roy at ng kanyang bodyguard na si Rocky ang gagawin kapag nalalasing siya. Iahatid siya ng mga ito sa bahay kahit anong oras pa yon. Ayaw kasi niyang natutulog kung saan-saan. Kailangan iuwi siya ng kanyang driver at bodyguard sa bahay kahit na anong mangyari. Andrea's POV. Lasing na lasing si Nathan nang dalhin ng bodyguard nitong si Rocky sa loob ng kwarto. Alauna na yon ng madaling araw. Next time, Mang Roy, tawagan niyo ako ha? Gosh, kanina pa ako tumatawag kay Nathan, hindi niya sinasagot ang tawag ko. Dinig ni Andrea ang sabi ni Alexa. Ramdam niya ang iritasyon sa tono ng pananalita nito. Pumasok siya sa loob ng kwarto. What are you doing here? Tanong nito sa kanya. Pwede bang lumabas ka na ng kwarto? Singhal nito. Sinalubong niya ang tingin nito. Pinatapang niya ang mukha.
Hindi ba't ikaw ang dapat lumabas ng kwartong to? Nagulat si Alexa sa sinabi niya. Ako ang asawa, kaya labas. Aniya dito habang nakaturo ang palabas ng pinto. Lumabas ka ngayon din kung ayaw mong ingudgod ko yung mukha mo sa sahig. Yamot na sabi niya. Nagmamahalan kami ni Nathan, Andrea. Bago ka pa pumasok sa buhay niya, kami na. Ginamit ka lang niya para makapagigante. Tandaan mo yan. Lumabas kang peste ka. Nanginginig sa galit na sigaw ni Andrea dito. Hihingi sana ng saklolo si Alexa sa mga tauhan ni Nathan, ngunit mabilis niyang nilingon ang mga to. Kaladkarin niya siya palabas ng bahay na to. Utos niya sa mga to. Nasindak ang mga ito. Kaagad tumalima sa sinabi niya. Hinila ng mga ito palabas si Alexa. Kaagad niyang inilak ang pinto na nakalabas na ang mga to. Peste ka? Makakatikim ka bukas kay Nathan kapag nalaman niya kung anong ginawa mo sa akin. Dinig niyang sigaw ni Alexa mula sa labas ng kwarto, ngunit hinayaan na lamang itong magsisigaw doon. Kumuha siya ng tubig at pinunasan ang katawan ng asawa. Ilang sandali pa'y narinig na niya ang papaalis na sasakyan ni Alexa. Bahagya siyang napangisi, ngunit maya-maya, nabalik ang isip niya sa mga sinabi sa kanya kanina ni Nathan. Hindi ko alam kung ano nangyari, kung ano talaga ang atraso ni Daddy sa'yo. Aniya sa mahinang tinig. Pero gagawin kong lahat para mabalik ang iyong pag-ibig sa akin. Kung kasinungalingan mang lahat ng yon, sisikapin kong this time, magiging totoo ng mahal mo ko. Hinding-hindi kita bibitawan, Nathan. Pangako niya habang pinagmamasdan ito. Nathan's POV. Kahit lasing di nakaligtas sa kanyang sinabi niya ni Andrea, unti-unti nagmulat siya ng mga mata. Nag-uumiyaw ang nararamdamang galit sa kanyang mga kalamnan. Marahas niyang hinawakan ng isang braso nito, tsaka siniltaw ng hagkan sa labi. Nathan! Bumangon siya at nagtanggal ng pantalon, tsaka pumunta sa harap nito. Galit ang tayong nararamdaman niya habang hinahagkan si Andrea. Pinunit niya ang suot nitong nightgown pati na rin ang suot nitong pang-ibaba. Noon lang niya nakita ang kabuuan nito. Kahit galit siya, hindi niya maitatanggi na namangha siya sa kagandahang nakatambad sa kanya. Sa loob kasi ng tatlong taon nilang pagiging magkasintahan, palagi na lamang itong tumatanggi sa tuwing yayayain niyang mag-check-in sila. Di naman niya ito pinilit. Nagtsaga siya sa tamang panahon. Alam niyang mas masakit ang ganito. Yung bigla ka nilang masusurpresa na parang ibang taong kaulayaw mo. Hindi ang mapagmahal, malambing na Nathan na nakilala nito. Nasasaktan ako. Ano ba, Nathan? Sigaw ni Andrea nang pilit niyang sinakop ang kabuuan nito. Ngunit para siyang walang narinig. Nakita niyang pumatak ang mga luha nito. Alam niya, bilin pa si Andrea at siyang nakauna dito, kaya kitang-kita niyang sakit na nararamdaman sa mukha nito habang pinipilit niyang pag-isahin ang kanilang mga katawan. Umiwas siya ng tingin dito dahil ayaw niyang magbago pa ang isip niya. Pagkalipas ng ilang minuto, tinanggal na niya ang kanyang kasangga tsaka umalis sa harapan nito. Dinig niya ang pagtangis ni Andrea. Kahit paulit-ulit pa ako makipagsalo sa'yo, hindi sapat yan para mabayaran mo ang buhay na inutang ng ama mo sa akin. Galit na galit pang sabi niya rito. Ipararamdam ko sa'yong lahat ng sakit na naramdaman ko nang mawala ang pamilya ko hanggang sa ikaw na mismong sumuko. Hindi kita susukuan, Nathan, giit ni Andrea. Talaga lang ha? Yamot na sagot niya at saka tumayo at isinuot ang pantalon at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Doon siya dumiretso sa kanyang library. Birhen si Andrea. Dapat ba niya tong kaawaan? No! Walang puwang ang awa sa kanyang puso. Andrea's POV. Umiiyak si Andrea habang nakatingin sa kakarampot na dugong pumatak sa bedsheet. Masakit ang kanyang buong katawan, ngunit hindi kayang tapatan ang sakit na iyon nang nararamdaman ng kanyang puso. Hindi gantong inaasahan niyang maramdaman kapag binigay niya ang sarili sa lalaking pinakamamahal niya. Bakit sa isang iglap, nagbagong lahat sa buhay niya? Napapikit siya ng maalala mga sinabi ni Alexa. Ginamit lang siya ni Nathan para makapaghigante. Napasubsob siya sa unan habang pinagpapalo niya ang kama. Hindi niya alam kung paano ilalabas ang galit na nararamdaman niya. Sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya ito. Sa kabilang banda, umiiyak si Andrea habang alas 4 pa lamang gising na siya para mag-prepare ng breakfast. Alam kasi niyang maagang gumigising si Nathan. Ma'am, mukhang ang sarap ng breakfast na inandaan ninyo ha. Anang kusinera.
Siguradong mas masarap kaysa sa luto ko. Gumiti siya. Sabi nila, a way to a man's heart is through his stomach. Mabuti na lang, bata pa lang siya. Hilig na niyang magluto. Kaya naman gustong-gusto ng lahat tuwing siyang nagluluto sa kanilang bahay. Dalawang beses na rin niyang naipagluto sa Nathan. At tiyak niya, hindi to nagpapanggap lang na matikman itong luto niya. Pinatong niya sa mesa ang ginawang tortang talong at ang kanyang masarap na fried rice, pati na rin ang ginawa niyang chicken soup. Alam na rin niya ang timpla ng kape ng asawa, kung kaya tinimplahan na rin niya ito. Nakanda ng mesa nang pasukin niya ito sa kwarto. Nakabihis na ito. Ak mga ayusin niyang kwela ng suot itong long sleeve, ngunit mabilis itong ipinikse ang mga kamay niya. Hindi na lamang ngayon dinamdam. Nakangiti yung tinignan niya si Nathan. Breakfast is ready. Alam kong gustong-gusto mong chicken soup kaya ipinaghanda kita noon. May tortang talong din at fried rice. Kain na tayo. Parang wala tong narinig na lumabas ng kwarto. Aimee, pagtimpla mo ako ng kape. Utos ni Nathan sa maid. May tinimpla na akong kape mo. Sabi niyang inabot dito ang kapeng tinimpla niya. Ngunit mabilis yung tinabig ni Nathan, tsaka nilingon ng katulong. Aimee, bilisan mo. Itimpla mo ako ng kape. Napatingin siya sa natapong kape ngunit di na lang siya nagsalita pa. Sa halip, tahimik na pinunasan niya ang mesa. Kumain ka na. Maaga akong gumising para mag-prepare ng breakfast mo. Hindi rin siya nito pinansin. Kinuha ni Nathan ang phone sa bulsa. Alexa, nakamiss ka na ba? I'll be there in 30 minutes, okay? Muli nitong binalik ang phone sa bulsa, tsaka nilingon ng katulong. Aimee, yung kape ko. Ipinatong ng maid sa table ang kape. Humigop lang to ng konti, tsaka nagmamadali ng umalis. Ni hindi man lamang nagpaalam sa kanya, as if hindi siya nag-i-exist ng mga sandaling iyon. Napakagatlabi siya. Nilingon niya ang pagkain niluto niyo para saksin ang kanyang maiiyak na naupo. Halika, Aimee. Saluhan mo ako mag-breakfast. Gumalalgal ang tinig niya sa sinabi niya sa katulong. Ma'am, nag-away po ba kayo ni sir? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Pilit siyang umiti. Nagmamadali lang yon kaya ganon. Maupo ka na. Sabayan mo akong kumain. Masarap tong mga niluto ko. Aniya sa gumalalgal na tinig. Nathan's POV. Manong Roy, ibaba mo na lang ako dyan. Sabi ni Nathan sa kanyang driver nang makarating sila sa ospital. Inihinto ng matanda ang sasakyan. Mabilis siyang bumaba at pasimple naglakad patungo sa suite na kinaroroonan ni Mayor Baltazar. Dinatnan niya itong nag-iisa sa loob ng kwarto habang kung ano-anong aparatos ang nakalagay dito. Punong-puno ng galit ng kanyang mga mata habang nakatingin sa walang mali na matanda. Sayang, at mukhang inunahan na ako ng Diyos sa'yo. Ang dami ko pa naman sanang gustong gawin sa'yo. Bahagya pa siyang napailing. Waling nanunuya ang kanyang mga mata. Hindi tuloy tayo makakapaglaro. Bumukas ang pinto. Paglingon niya ay nakita niyang butihing asawa ni Mayor. Nathan? Nagmamadali akong pumunta dito nang mabalitaan kong nangyari kay Mayor. Kunway nag-aalalang sabi niya sa babae. Dalawang taon na nakakalipas simula ng kaibigan niya si Mayor. Sa katunayan, isa siya sa may pinakamalaking donasyon sa pagpapatayo ng bagong plaza sa bahay ng Santa Teresita. Madalas din present siya sa mga charity events ng pamilya ni Mayor. Magiliw na magiliw ang pakikitungo ng buong pamilya sa Mayor sa kanya. In fact, naging kaibigan na rin niya ang mga anak nito. Sayang nga lang at mukhang kukunin na ito ng may kapal. Hindi niya na maiisa katuparan pa ang mga plano niya laban dito. Nakita niya ang panginginid ng luha sa mga mata ng ginang. Dalawa araw na siyang unconscious. Pumutok ang ugat sa batok niya. Ang sabi ng doktor, 10% na lang ang chance niyang makasurvive. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kapag nawala siya sa amin. Tuluyan na itong napaiyak. Inalo niya ang matandang babae. In fairness naman dito, likas ang pagiging mabait. Kaya nga nakailang terms na si Mayor, hindi tumatalo-talo ng kalaban. Nagsasalitan lang to sa pwesto ng mga anak nito at alam niyang malaking factor si Mrs. Baltazar sa panalo ng mga to. Magdasal na lang tayong makasurvive siya. Aniyang muling bumaling sa walang malay na Mayor. Kung siya lang masusunod, gusto talaga niya makasurvive ito. Gusto niyang siya ang unti-unting kumitil sa buhay nito. Gusto niyang maranasan itong lahat ng sakit na naranasan niya nang mamatay ang buong pamilya niya. Unti-unting nagtangis ang kanyang mga bagang.
Sayang at mukhang hindi niya na may paparamdam dito ang lahat ng naramdaman niya noon. Mukhang hindi na ito makakasurvive pa. Habang pinagmamasdan si Mayor sa pagkakaratay nito, pakiramdam niya na balik siya sa panahon nung makita niyang tatay niyang nakandusay sa lupa, sabog ang mukha. Napakayom ang kanyang mga palad. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin niyang napapanaginipan ang mga nangyari. At kahit ano yatang gawin niya, hindi na mabubura sa utak niya ang lahat ng yon. Ben's POV. Alexa anak, hindi porket gusto ko si Nathan para sa'yo, pupayag na ako makisama ka sa kanya. Matiim ang mga matang sabi ni Ben sa anak habang kumakain sila ng almusal tsaka bumaling sa asawa. Ikaw, wag mong kinukonsente ang anak mo. Look who's talking. Ikaw nga itong oo lang ng oo sa mga plano ng inaanak mo eh. Sagot ni Linda sa kanya. Umikot ang kanyang mata tsaka muling bumaling sa anak. Huwag kang masyadong pahalatang patay na patay ka sa kanya. Papa naman eh. Nagmamaktol na sabi ni Alexa. Matapos nang ang palabas na to, magpapakasal kami ni Nathan. Hindi naman kayo totoong magkasintahan. Hindi ka nagpaparamdam sa iyong lalaking yun. Tapos gusto mong totohanan ang palabas ninyo? Aniya sa anak. Papa, saan pa ba pupunta ang relasyon namin to ni Nathan? Wala namang ibang babae sa buhay nun kundi ako lang. At hindi ako papayag na maakaw siya ng iba sa akin. Anang dalaga sa kanya. Tsaka pa, hindi ba kaibigan ni Nathan yung West na nagkasal sa kanila sa Baguio? Nangako sa akin si Nathan na madali lang niyang mahihiwalayan ang babaeng yun. Kumunot ang noon ni Ben. May pinanghahawakan ka ba sa kanya? Kung wala, huwag kang mag-assume. Naiiling na sabi niya rito. Tsaka muling naglagay ng kanin sa pinggan. Basta, mag-iingat ka pa rin. Ang lalaki-lalaki. At kahit parang anak na ang turing ko kay Nathan, mapapatay ko siya o rasaktan ka niya. Papa, di naman siguro ako magagawang saktan ng lalaking yun. Ba, malaki yata ang utang na loob niya sa'yo. Kung hindi lang dahil sa tulong ninyo, hindi niya mararating kung ano man ang narating niya ngayon. Buong pagmamalaking sabi sa kanya ni Alexa. Anak, narating na ni Nathan ang kinilalagyan niya ngayon dahil sa kanyang galing. Kahit siguro walang tulong ko, maging matagumpay pa rin siya. Pero without your guidance, hindi siya magiging ganyan katapang pa. Look at him now. Ang layo na nang sa unang Nathan na nakilala ko. Natigilan siya. Malaki talaga ang naitulong niya para mahubog si Nathan kung sino to ngayon. Sino nga ba mag-aakala na yung dating iyaking bata ay wala nang kinatatakutan ngayon? Pinatapang ito at pinatatag ng mga pinagdaanan nito sa buhay. Andrea's POV. Andrea, kamusta ang buhay may asawa? Tanong ng Kuya Kenya nung tawagan siya nito sa telepono. Sa lahat niyang kuya, sa Kuya Kenya siya pinaka-close. Palibasa, 3 years lang ang agwat ng kanilang edad. Ito ang pinakamatalino sa kanilang magkakapatid kaya sa 3 niyang kuya, ito rin ang may pinakamalaking sweldo. IT ito na isang malaking kumpanya dito sa Maynila. Noong isang taon lang ito, kinasal at kasalukuyang 7 months na ang asawa nito. Wala siyang itinatago sa Kuya Kenya. Very vocal siya dito kapag may problema siya. Pero this time, naisip niyang ilihim na lamang ang pinagdadaanan niya. Ayaw niyang madagdagan pa ang pag-aalala ng kanyang pamilya, lalo pat nang mag-propose si Nathan sa kanya. Isa to sa mga tumutol dahil kakagraduate lang niya sa college. Ang gusto sana ng mga kapatid niya ay enjoy muna niyang pagiging dalaga at subukan muna niyang i-apply ang lahat ng mga natutuhan niya sa college. Ngunit dahil minamadali siya ni Nathan na magpakasal at ayaw nitong pagtrabahuhin pa siya, ganito na nga ang nangyari. God, baka mapas lang ng mga to si Nathan. Oras na malaman ng mga to ang ginagawa nito sa kanya. Okay naman, kuya. Pilit niyang pinasigla ang tinig. Maasikaso si Nathan sa akin. Halos ayaw na nga akong pagalawin dito sa bahay. Rain ang rain na talaga ako dito sa bahay. Ang lambing niya at never na nagbago ng pakikitungo sa akin. Para nga na niya akong ayaw ligawan hanggang ngayon eh. Di na niya napigilan ng mapaluha. Naalala niya ang mga binitawang salita ni Nathan sa pamilya niya nang hingin nito ang basbas ng mga to. Ipinapangako ko po sa inyo. Paliligayahin ko ang anak ninyo at ituturing na parang isang reyna. Makakaasa po kayong pakamamahalin ko siya habang buhay. Napakagatlabi siya. Kabaliktarang lahat iyon ang pinapakita ngayon sa kanya ni Nathan. Andrea, umiiyak ka ba? Nag-aaral ang tanong ng Kuya Kenya sa kanya. Pinilit niyang tumawa. Masayang-masaya lang ako, kuya. Ang swerte-swerte ko kay Nathan, hindi ba? May pait sa mga labing sabi niya. Basta kapag may problema,
Or pinakitaan ka ng lalaki yan ng di maganda, sabihin mo lang sa amin para bugbugin namin ang asawa mo. Pabiro ang sabi nito sa kanya. Tinawanan lamang niya iyon. Kung alam lamang na mga ito ang nangyayari ngayon, malamang sumugod na ito dito at pinagtulungan sa Nathan. Tuluyan na siyang napahagulhol matapos ang makikipag-usap sa kapatid. Makalipas ang ilang sandali, nagpapahinga si Andrea nang pumasok si Alexa at gisingin siya. Laban mo yung mga damit ko. Utos ito sa kanya. Make sure malinis na malinis yon. Mamahali ng mga damit ko kaya i-handwash mo lahat. Pagkasabi nun, lumabas na to ng kanyang kwarto. Hindi siya gumalaw sa kanyang kinahigaan. Sino ba sa akala nitong babaeng yon na basta na lamang darating sa bahay anytime nitong gustuhin na akala mo itong asawa? Kung inaakala nitong isusuko niya ang pagiging may bahay niya kay Nathan, nagkakamali ito. Hindi niya bibigyan ng satisfaction sa Alexa na ibigay ang gusto nitong mangyari. Kailangan lang niyang maging matatag. Siya ang asawa. Kahit na pinakasalan lamang siya ni Nathan para magpasakitan siya, the mere fact na binigay nito sa kanya ang pangalan nito, may mas karapatan pa rin siya dito kaysa kay Alexa. At ipaglalaban niya ang karapatan niyang yon. Muli siyang pumikit at bumalik sa pagtulog. Maya-maya ay narinig niyang kumalabog ang pinto ng kwarto niya at mabilis siyang tinadyaka ni Alexa. Matagal na siyang nagtitimpi dito. Anong karapatan nito para tadyakan siya? Biglang nagdilim ang paningin niya. Hinila niya hanggang balikat itong buhok, tsaka galit na galit na hinawakan niya ang leeg nito. Kung gusto mong may maisuot na damit, matuto kang maglaba. Asar na sabi niya dito. At huwag mo akong dinadaan sa kaartehan mo. Hindi ako nasisindak sa'yo. Tinitigan niya ito at bahagyang napangisi. Mas lalong huwag kang nagmamaganda. Bigla niya itong hinila sa harap ng salamin at mabilis niyang iniharap ang mukha nito doon. Sagana siya sa exercise. Besides, she is 5'7", while Alexa is only 5'3", kaya mas malaki siya kaysa dito. Tinitigan mo ang mukha mo sa salamin. Ang layo ng ganda ko sa mukha mo, hindi ba? Inis na sabi niya. Di naman sa pagmamayabang, kung hindi lamang sa mga mamahalin itong borlole sa katawan, magmumukha lamang siya nitong alalay. Muli, nakita niyang insecurity sa mga mata ni Alexa. Lihim siyang napangisi. Sa mga pagkakataong tulad nito, niya ay pinagpapasalamat na ipinanganak siyang maganda. Hindi niya na kailan mag-makeup na makapal na gaya ng ibang babae para lamang itago ang mga flaws. Noong college nga siya, ilang beses may mga talent scout na nag-alok sa kanya na mag-artista or sumali sa mga beauty contest, pero hindi naman siya interesado. Ang pangarap sana niya noon maging isang sikat na newscaster, ngunit nagbagong lahat yon na makilala niya si Nathan at mapaibig siya nito. Alexa's POV. Di makapagsalita si Alexa habang nakatingin sa mukha ni Andrea sa salamin. Parang gusto niyang mapatili sa sobrang inggit na nararamdaman. Naipaayos na niyang ilong niya at ang korte ng mukha niya, ngunit kailanman hindi niya madadaig ang kagandahan ni Andrea. Height pa lang nito, wala na siyang binatbat. Idagdag pang talaga namang napakaganda nito. Kaya nga kahit alam niyang matindi ang galit na nararamdaman para dito ni Nathan, di pa rin maiwasang makaramdam siya ng takot. What if yung galit na nararamdaman nito para kay Andrea ay maburang lahat at mabalita ng pag-ibig? Siya ang numero unong kumontra nang malaman niyang pakakasalan to ni Nathan. Ngunit ano ba ang magagawa niya? Kilala niya si Nathan. Kapag may gusto itong gawin, gagawin ito at di niya na maaawat pa. Besides, ano bang karapatan niyang pigilan to? Hanggang ngayon naman wala pa rin assurance kung ano ba talaga siya sa buhay nito. Walang label, pero siya, bata pa lamang minahal niya na to. Hindi siya mapapayag na gawin itong instrumento sa paghihiganti kung hindi nga lamang niya ito mahal na mahal. Handa niyang gawin ang lahat para kay Nathan. Ipiniksi niya ang mga kamay ni Andrea, pilit na kumawala sa pagkakahawak nito. Peste ka, malalagot ka kay Nathan kapag nalaman niyang sinasaktan mo ko. Parang batang sabi niya rito. Tuluyan na siyang napaiyak sa tindi ng inis. Nang bitawan siya ni Andrea, mabilis siyang tumakbo palayo dito at padabog na sumakay sa kanyang kotse. Naiinis siyang namanan niyang mukha ng mama niya. Doon siya dumiretso sa kaibigan niyang plastic surgeon. Gawin mo akong kamukha ni Liza Soberano. Parang batang sabi niya sa kaibigan. Naupo siya sa swivel chair at pinaikot yon. Pangtanggal stress niya. Bahagyang natawa ang babae. Kamukha ni Liza? Anitong ang lakas ng halakhak. Are you serious? Mukha ba ako nagbibiro? Madalim ang anyong sabi niya sa kaibigan.
Unti-unti, naglaho ang mga ngiti sa labi ni Dr. Shira Ramirez. Girl, narinig mo bang sinasabi mo? Magkaiba ang bone structure ninyo ni Liza at babayaran kita kahit magkano? Basta gawin mo kung kasing ganda niya. Pagkasabi noon, tumayo na siya. Sabihin mo lang sa akin kapag handa ka na. Andrea's POV. Dad, Mom, bigla naman ang pasyal niya dito. Hindi na kayo nagpasabi? Natatarantang sabi ni Andrea sa mga magulang nang bigla na lamang itong sumulpot sa bahay nila. Isang linggo na, simula nung kinasal na, ni hindi mo man lang kami naalalang tawagan ng mommy mo? Anito ang ginagala ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Ang laki pala at ang ganda ng bahay ninyo. Dagdag pa nito at saka kumunot ang noo. Teka, bakit mukhang nakangayait ang prinsesa ko? Eto naman, syempre naninibagong anak mo sa buhay may asawa. Nasaan ang asawa mo? Anang ina niya. Naliligo po, ma, sagot niya. Ang totoo, kinakabahan siya sa pinapakita sa mga ito ni Nathan. Tiyak na magkakagulo kapag nalaman ito ng mga nangyayari sa kanila ng asawa. Sandali lang po at gagawa ko kayo ng maiinom. Ani ang nagtungo sa kusina. Sinundan siya ng mommy niya doon. Kamusta ka naman, anak? Masaya naman, mommy. Ang bait-bait sa akin ni Nathan. Mas lalo siya naging malambing sa akin pagkatapos ng kasal. Pagsisinungaling niya sa ina habang umiiwas ng tingin dito, kumuha siya ng yellow sa fridge at nagtimpla ng orange juice. Mabuti naman, sabi nitong binuksan ang lagay ng pagkain. My God, hindi ba mag-e-expire ang mga ito sa dami? Bulalas ng ina niyang makita ang napakaraming pagkain sa loob ng pantry. Pinupuno talaga ni Nathan yan kasi alam niya, mahilig ako magluto. Aniya habang inahalong juice na ginagawa niya. Ngayon lamang siya nagsinungaling sa ina at pakiramdam niya isasabog ang dibdib niya ng mga oras na yon. Mahirap pang itago ang tunay na nararamdaman, lalo na sa harapan ng kanyang mga magulang. Nilibang na lamang niya ang sarili sa paggagawa ng chicken sandwich para sa mga ito. Ang tahimik naman ng bahay na to, kay laki-laki. Ilan bang mates niyo dito? Usisang muli ng ina niya. May isang cook, yung ibang katulong pinaalis ko na lang. Total magaan lang naman ang trabaho dito. Ibig sabihin, ikaw lahat ang gumagawa ng gawaing bahay? Taas ang kilay na tanong nito sa kanya. Ang laki-laki nitong bahay. Ma, huwag kang exaggerated. May washing machine naman at vacuum cleaner kaya madali lang sa akin to. Besides, tinutulungan naman ako ni Amy. Gusto kong pagsilbihan ng asawa ko, ma. Aniya, at totoo naman yun. Gusto niyang pagsilbihan ng asawa niya at iparamdam dito kung gaano niya ito kamahal. Baka sakaling pag narealize ito yon, muling bumalik ang dating pagtingin nito sa kanya. Kausap na ng daddy niya si Nathan nang bumalik siya sa salas. Sweetheart, sabi ko kay daddy dito na magpalipas ng gabi, ipapasyal natin sila. Malambing na sabi ni Nathan sa kanya. Parang nung nobyo pa lamang niya ito, tumayo pa ito at kinuha sa kanyang dala niyang tray at inilapag yon sa mesa. Sayang nga lamang at may lakad ako ngayon, kaya hindi ko kayo mailalabas ngayon. Huwag mo kaming intindihin, nakangising sabi ng daddy niya kay Nathan. Sige, lumakad ka na at baka mahuli ka pa sa meeting mo. Tsaka hindi rin kami magtatagal, aalis din kami mamayang hapon. At nakapangako kami kay Danny na bibisitahin namin sila sa Bulacan. Kanina pa nga naghihintay ang mga apo ko eh. Ganun ba? Sayang naman. Hayaan niyo at next week papasyalan namin kayo sa Santa Teresita. Sabi ni Nathan na humagkan pa sa noo niya. Sweetheart, don't worry. Maaga kong uuwi mamaya. Nakita niya ang katuwaan sa mga mata nito habang sinasabi yon, na parabang pigil na pigil ang matawa. Napanunok siya. Pakiramdam niya na sa isa silang entablado ni Nathan ng mga oras na iyon. Nathan's POV. Nagtangis ang mga bagang ni Nathan nang makalabas na ng bahay. Roy, sa Pasay tayo. Aniya sa kanyang driver. Isinandal niya ang katawan. Pinikit ang mga mata dahil pakiramdam niya. Sumakit ang ulo niya na makita ang ama ni Andrea. Kung hindi siya nakapagpigil, baka inupakan na niya to. Kaninang kausap niya to para nakikinikinita niya ang itsura nito habang naninigarilyo. Nakatingin sa nakandusan niyang ama. Peste! Parang sasabog ang dibdib niya sa galit. Ngunit sa kabilang panig ng utak niya, parang narinig niya ang tinig ng ninong Ben niya. Hindi ba mas masakit yung paniwalain mo munang mahal na mahal mo nga si Andrea? Kukunin mo ang tiwala nila. Unti-unti, Nathan. Huwag mong ilatag lahat ng baraha mo. Pagkarating sa clubhouse sa Pasay,
Inutusan niya ang kanyang staff na bigyan siya ng isang bote ng paborito niyang alak. Doon niya ibinuhos ang lahat ng galit niya. Andreas, POV. Maraming salamat po, Mang Roy. Sabi ni Andreas sa matanda nang ilapag nito sa kama sa Nathan. Nung magkasintahan pa lamang sila ni Minsan Man, hindi niya to nakitang lasing. Kapag inaalok nga ng mga kuya niya at daddy niya ng inuman, tamatang ito. Nagagalit pa nga siya sa mga kapatid niya. Sabi niya, huwag itong turuang uminom. Kaya nagugulat siya, halos araw-araw na lang itong umuuwing lasing. Tumango lang ang matanda sa kanya at saka lumabas na ng kwarto. Mang Roy, tawag niya dito. Nilingon siya nito. Ilang taon na huba kayo nagtatrabaho kay Nathan? 10 taon na. Tipid na sagot nito sa kanya. Palagi huba siyang ganito? Ano hubang pagkakakilala niyo sa kanya? Hindi ito sumagot. Pasensya na iha, siya na lang tanungin mo tungkol dyan. Pagkasabi noon, lumakad na palabas ng bahay ang matanda. Hindi niya masisisi si Mang Roy. Siyempre pa na kay Nathan ang loyalty nito dahil itong nagpapasweld dito. Nag-prepare siya na maligamgam na tubig at tinanggal ang suot ng asawa. Natigilan siya na mapagmasda ng kabuuan nito. Napakagwapo at napakakising nito. Kaya naman unang kita pa lamang niya, umibig na kagad siya dito. Napahinga siya ng malalim. Hindi siya mawawala ng pag-asa na manunumbalik pa ang dati nilang pagsasama. Kahit pa paulit-ulit sabihin sa kanya ni Nathan na pinakasalan lamang siya nito para paghigantihan ng tatay niya. Naniniwala siyang minahal din siya nito. Hindi makapagsisinungaling ang mga mata nito habang binibigkas ito sa harap ng dambana na pakamamahalin siya nito habang buhay. At ang pangako yun ang pinanghahawakan niya. Malakas ang kutob niya. May pag-asa pang magbago ang nararamdaman para sa kanya ni Nathan. Kaninang kaharap niya ang daddy niya, natutukso na siya na osisain kung ano ang kinalaman nito sa pagkamatay ng buong pamilya ni Nathan. Ngunit natatakot siyang harapin ang katotohanan. Hindi pa siya handa sa bagay na yon. Besides, ayaw niyang malaman ng ama ang totoong nangyayari sa loob ng bahay na to. Hanggat kaya niyang itago, itatago niyang lahat ng paghihirap na nararamdaman. Itay? Narinig niyang usal ni Nathan. Nathan's POV. Tay? Napahagulhol si Nathan. Niyakap niya ng ubod higpit ang ama. Patawarin niyo ako kung wala akong nagawa. Nathan? Pagdilat niya ng mga mata, nakita niya si Andrea. Nabakas ang pag-alala sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Bumangon siya at timakap dito habang umiiyak. Pagkatapos ng napakahabang panahon, ngayon lamang siya umiyak. Pinakawalan niya ang lahat ng galit at pangulila sa pamilya na nararamdaman niya. Wala man lang ako nagawa, sabi niya rito. Naririnig ko silang nagmamakaawa pero nagtago lang ako. Wala akong ginawa para matulungan sila, aniya kay Andrea. Kailangan niyang ilabas lahat ng nasa dibdib niya or else sa sabog na iyon. Ang sakit-sakit. Hindi ako patatahimikin ang konsensya ko. Naramdaman niya ang mga kamay nito humagod sa likuran niya. Kahit papaano nakatulong iyon para maibsan ang bigat ng dibdib na nadarama. Umiyak lang siya nang umiyak sa balikat nito. Andrea's POV. Ramdam ni Andrea ang paghihirap ng kalooban na nadarama ni Nathan ng mga sandaling iyon. Very vulnerable to ang mga sandaling iyon. Alam niya kailangan siya nito. Alam din niyang sa likod ng galit ay pinapakita nito sa kanya matatago ang totoong Nathan, yung dating Nathan na nakilala niya. Ilabas mo ang lahat ng sama ng loob mo. Nandito lamang ako para sa'yo, sabi niyang para nakikipag-usap sa isang bata habang hinahagod ang likuran nito. Makikinig lamang ako sa'yo. Buong pagmamahal na sabi niya rito. Iyak lang to ng iyak hanggang sa maramdaman niyang natutulog na itong muli. Dahan-dahan niyang inalalayan to pahiga. Pinagmasdan niya ito habang natutulog. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Sa likod ng pagiging invisible nitong pagkatao ay ang sakit ng kaloobang nararamdaman nito. God! Hindi niya alam kung paano nasangkot ang daddy niya sa nangyaring ito sa pamilya ni Nathan. Kailangan niyang malaman ang lahat-lahat. Pero saan nga ba siya mag-uumpisa? Kinabukasan, breakfast is ready! Malambing na sabi ni Andrea kay Nathan nang lumabas ito ng kwarto. Ang gwapo-gwapo nito, sasuot itong long sleeve na kulay blue at asul ding turtleneck. Tiningnan siya nito ng masama. Ayoko nang makita pa sa pamamahay ko, kahit sino sa pamilya mo. Anito sa kanya at marahas na hinawakan siya sa braso. At yung kagabi, ha? Dala lang yun ang kalasingan ko.
Nathan, naiintindihan kita kung marami kang sama na loob na kinikim-kim dyan sa loob mo. Hindi mo lang ako asawa, kaibigan mo rin ako at pupwede mo akong pagkatiwalaan. Tumigil ka? Huwag kang umakto na parang kailangan talaga kita sa buhay ko. Yamot na sabi nito sa kanya. Dinuno nito ang sentido niya. Ito ang ilagay mo dyan sa kokote mo. Kahit na kailan hindi kita ituturing na asawa. Dumiin ang pagkakahawak ito sa kamay niya. At subukan mo lang magsumbong. Kahit na sino sa pamilya mo, malalagot ka sa akin. Wala akong sinasabi sa kanila. Halos paanas lang nasabi niya. Hanggat maaari nga, ayoko malaman nila kung paano mo ako itrato. Alam ko naman kasing dalalang yan ang matindi mong galit. Pero alam kong mabuti kang tao. Hindi ako mabuting tao. Bulyaw ni Nathan sa kanya. Wala akong kasing sama. Mas masahol pa ako sa tatay mo. Dahil siya, kailangan pa niyang iutos sa mga tauhan niyang pagkitil sa pamilya ko. Pero ako, ako mismong kakasan ng baril para mawala siya sa mundo. Tandaan mo yan. Pinangilabutan siya sa sinabing iyon ni Nathan. Pero ewan ba niya kung bakit kahit anong pilit niyang ipaintindi sa kanya, kung ganito kagalit sa kanya, naniniwala pa rin siyang mabuti itong tao. Na para bang gusto lamang siya nitong sindakin. But deep inside, alam niyang malambot ang puso nito. Or pinapaniwala lamang niya ang kanyang sarili sa kalokohan niyang to. Nathan's POV. Dinaanan lang ni Nathan ang mga inihandang almusal ni Andrea. Although alam niyang very tempting yon, at lalo pa naalala niyang nanay niya sa tortang talong at sinabawang bangus na nasa mesa. Ang mga yon kasi ang madalas inihanda ng nanay niyang almusal dahil alam nitong paborito nilang magkapatid iyon. Bumuga siya ng hangin para pigilan ang emosyong nararamdaman ng mga sandaling iyon. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Nakita niya si Mang Roy naghihintay na sa sasakyan. Mang Roy, sa warehouse tayo. Aniya sa matanda nung sumakay na sa kotse. Tahimik na pinaandan ng matanda ang sasakyan. Pinaling niya ang kanyang mukha sa may bintana. Aaminin niya. May mga sandaling. Para nakakaramdam siya ng awa kay Andrea. In fairness, naging napakabait at maunawain ito sa kanya sa loob ng 3 taon nilang pagiging magkasintahan. May mga sandali pang may kakaiba na siyang nararamdaman para dito. Ngunit lahat ng iyon, kagad niyang binubura sa kanyang damdamin. Hindi siya po pwedeng madistract, lalo na ng kagandahan nito. Para na rin niyang ipinagkalulong kanyang mga magulang at kapatid, oras na umibig siya sa babaeng yon. Andrea's POV. Nasa kusina sina Amy at Andrea nang marinig nila ang malakas na boses ni Alexa sa salas. Nangigigil siya dahil basta lamang itong dumating anytime nitong gustuhin. Hindi mo inilock ang pinto? Sita niya kay Amy. Alam mo namang nagkalat ng magnanakaw dito sa Maynila. Magnanakaw na gaya ni Alexa na ibig na kawin ang puso ng asawa niya. Nagmamahalan kami. Tanda niyang sabi sa kanya ni Nathan, ngunit ibang narinig niyang sinasabi ng damdamin dito. Hindi siya convinced na may pagtingin nga rito ang kanyang asawa. Marahil isa lang yon sa mga palabas ng mga to para pasakitan siya. Gayunpaman, nagsiselos pa rin siya. Andrea's POV. Amanda! Palaho ni Alexa, ngunit kunoy wala siyang narinig. Mas lalo lamang na-trigger si Alexa. Yamot na hindi na nito ang buhok niya. Kapag tinatawag kong pangalan mo, lalapit ka kaagad. Ma'am, sabi ni Amy, takot na katayo lang habang pinapanood sila. Hoy, ako ang amo dito. Itong babaeng to, ka-level mo lang kaya't sa akin ka maging loyal, maliwanag? Sabi ni Alexa dito. Natatarantang tumango ang kasambahay. Kinaladkad siya ni Alexa sa salas. Ano ba, Alexa? Nasasaktan ako. Nagpapamiglas na sabi niya, ngunit tinadyakan siya nito kaya't para siyang nanghina sa sakit ng pagkakasipa nito sa kanya. Napaiyak siya sa sobrang sakit na nararamdaman. Parang di pa ito na kontento. Pinagsasampal pa siya nito. Bakit ka ba galit na galit sa akin? Tanong niya dito. Bakit ako galit na galit sa'yo? Anitong tinignan siya ng masama. Ano ba sa palagay mo? Akmang tatadyakan siya nitong muli, ngunit mabilis siyang nagtatakbo sa kwarto ni Nathan. Mabilis siyang nasundan ni Alexa kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakatong mailak ang pinto. Talagang ginagalit mo akong babae ka? Gigil na sabi ni Alexa. Kinuha nitong flower vase para ibato sa kanya, pero nakailag siyang muli at tinamaan ng picture frame ng mga magulang ni Nathan na nakaharang sa wall. Nabasag iyon at nalaglag.
Natigilan silang pareho. Alam nila kung gaano kahalaga para kay Nathan ang larawang yon ng mga magulang. Ma'am, ano pong nangyari? Gulat na tanong ni Amy na napasugod sa kinaroroonan nila dahil sa matinding ingay na nalika ng pagkabasag ng frame. Saksi ka sa nangyari. Sabi kagad ni Alexa kay Amy, binasag ni Andrea ang larawan. Sa kabilang banda, Nathan, napapikit si Andrea ng halos dumiin ng sobra ang mga kamay ni Nathan sa leeg niya. Nakita niya si Amy tahimik lang sa isang sulok habang waring naiiyak na nakamasid sa kanila. Alam niyang nagigilty ito dahil siya ang sinumbong nitong nakabasag ng picture frame. Ngunit hindi siya nagagalit kay Amy. Alam niyang dala lamang yon ang takot kay Alexa kaya siya ang sinumbong nitong may kasalanan. Mas mahalaga pa mga larawang yan kaysa sa buhay mo. Galit na galit na sabi ni Nathan sa kanya. Yan na lang ang natitirang alaala ng mga magulang ko. Nasasaktan ako. Nagsasumamong sabi niya rito. Kung nakaka... Wala lang sa mundo ang klase ng tingin pinupukuli ni Nathan sa kanya. Marahil kanina pa siya nawala. Tumulong luha sa kanyang mga mata. Kahit naman sabihin niyang hindi siyang nakabasag nun, hindi na siya nito papaliwalaan. Lalo pat naunahan na nga siya ni Amy na magsumbong. Alam niyang inutusan nito ni Alexa na gawin iyon. Napaupo siya sa sahig nung bitawan siya ni Nathan. Iyak lang siya ng iyak. Nagpupuyos naman sa galit si Nathan nang lumabas to ng bahay. Ma'am, sorry po. Halos paanas lang na sabi ni Amy nang rapitan siya nito. Natatakot kasi ako sa asungat na babaeng yon, kaya susunod din ko yung utos niya. Awang-awang sabi nito sa kanya. Napahikbi siya. Kakayanin niya ba niya ang lahat ng ito? Nathan's POV. Maawa ka na. Maliit pa mga anak ko. Tsaka pare, hindi ba inaanak mo si Andre? Mahal na mahal ka ng anak kong yon. Nagsusumamong sabi ni Enrico habang nakaludto sa harapan ni Nathan. Parang walang narinig si Nathan. Kinasa niyang armas na hawak niya at tinutok sa noon ito. Napaihi sa takot ang lalaki. Si Enrico ay Filipino-Chinese na kasama nila sa kanilang underworld business. Ito ang namamahala ng mga inismuggle nilang armas sa Amerika na idinidistribute nila sa Asia. Ngunit last month, nadiskubre niyang winawalang hiya siya nito at nakikipagsabwatan sa kompetensya nilang grupo. Nathan, magkaibigan tayo. Mahinang sabi ko sa kanya. Ramdam niya ang takot sa tinig ko. Yun ang nga eh. Akala ko magkaibigan tayo. Signal niya rito. Pero anong ginawa mo? Hindi ba binalaan na kita bago ka pumasok sa grupo? Alam mo ang number one na patakaran ng grupong to, hindi ba? Napaiyak to at saka napatungo. Patawarin mo ko. Hindi na mauulit. Hinina niya ang buhok nito at tinas ang mukha paharap sa kanya. Alam mong hindi ako nagbibigay ng second chance, hindi ba? Sabi niya rito. Muli niyang itinutok ang armas na hawak, this time sa mukha nito. Ngunit ewan ba niya kung bakit niya yun magawang kalabitin ang gatilyo? Siguro dahil inaanak niya ang panganay nitong si Andre at naiisip niya ang mga pinagdaanan niya nang maulila siya sa kanyang mga magulang. Alam niya masasaktan si Andre kapag nawala ang ama nito. Huminga siya ng malalim. Sa kawarin ng hihina, tinalikuran si Enrico. Ngunit bago pa siya makalabas sa warehouse, narinig na niyang malakas na putok. Paglingon niya, nakita niya ang ninong Ben niya na nakatayo sa nakandusay na katawan ni Enrico. Ninong, sinabihan na kita. Walang puwang ang awa dito, kung hindi, ikaw ang kikitiri ng taong yan. Sabi nito sa kanya, tsaka sinanya sa ng mga tauhan na para dispat siya ang katawan ni Enrico. Hindi siya umimik kulit para nagsisikip ang dibdib niya habang naiisip ang magiging reaksyon ni Andre kapag nalaman itong wala ng ama nito. Para nagtitindigan ang kanyang mga balahibo. Tinapik siya sa balikat ng kanyang ninong Ben. Pagdating sa negosyo, walang kaibigan. Walang kapatawaran ng mga taong traitor. Paalala pa nito sa kanya. Ninong, hindi ba parang trabahador din ang ginawa natin to sa kanya? Lalo pa tinuring tayong para isang pamilya ng asawa ni Enrico? Kamusta nga palang buhay may asawa? Pinaramahan ni Nathan ang blankong cheque at inutusan niya ang kanyang sekretary para personal na iabot yon sa asawa ni Enrico.
Alam niyang kahit wala na si Enrico, mabubuhay pa rin ang marangya ang pamilya nito sa tulong niya. Maaga siyang umuwi ng bahay. Ang balak sana niya magpahinga. Hindi niya alam kung bakit apektado siyang masyado sa pagkawala ni Enrico, kaya't parang nangihina siya. Maayos at bagong palit ang kanyang bedsheet. Tinanggal din ang blinds sa mga bintana at pinalta ng kurtina. Iritadong hinanap niya si Andrea. Anong karapatan itong bagoy ng disenyo ng kwarto niya? Pinagbilinan niya ito na huwag pakikialaman ang kwarto niya. Hindi niya ito pinapayagang matulog doon. Pinuntahan niya ito sa kwarto nito. Narinig niya ang lagaslas ng tubig sa banyo nito. Nang pihitan niyang doorknob, bumukas iyon. Tumambad sa kanyang kabuuan ni Andrea habang nakatapat sa shower. Ilang segundo yata itong tila huminto sandali sa pag-ikot ang mundo niya sa kagandahang nakikita niya sa kanyang harapan. Ramdam niya ang pag-iiba ng timpla ng kanyang katawan. Nathan? Tila gulat na sambit ni Andrea habang di magkamayaw kung papaano tatakpan ang katawan. Isinara nito ang shower. Hinilang tuwalang nakasampay sa rack. Kitang-kita niyang nataranta to habang inilalagay ang hawak na tuwalya sa katawan. Napalunok siya. Parang nakalimutan niyang bigla ang totoong dahilan. Kaya niya to pinakasalan. Mabilis siyang lumapit dito at buong palanabik niya itong hinagkan sa labi. Tinanggal niya ang tuwalang nakabalot dito. Beautiful! Anas niya nung muling makita ang buo nito. Nagmamadali siyang nagtanggal ng kanyang damit habang tahimik na tahimik lamang si Andrea na naghihintay ng susunod niyang gagawin. Hindi nagtagal, sinimulan niyang saluhan si Andrea. Mas talo siyang na-excite nang makitang nagugustuhan ito ang ginagawa niya. Narinig niya ang mahinang sigaw ni Andrea. Alam niya, nakadagdag ng kakaibang imahinasyon ang ginagawa niyang to dito. Di naman maintindihan ni Andrea kung saan ipopesto ang kanyang buka dahil sa ginagawa sa kanya ni Nathan. Bago sa kanya ang ganitong sensasyon na para bang gusto siyang tangayin sa ibang dimensyon, napasabunot siya kay Nathan. Hindi niya kayang pangalanan ang damdaming lumulukob sa kanya na mga sandaling iyon habang dama ang bawat kiliting binibigay nito sa kanya. Hindi niya alam na may ganito pala kagandang pakiramdam. Ngayon ay intindihan na niya ang kanyang mga kaibigan. Totoo palang parang langit ang pakiramdam kapag binigay mo ang iyong sarili sa lalaking pinakamamahal mo. Makalipas ang ilang sandali, sabay nilang naabot ang suktulan. Buong puso, buong pagmamahal niyang ibinigay, dito ang lahat ng kanyang lakas, kasabay noon ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nathan's POV. Matapos sa gumagawa para nandidiri, bumitiw si Nathan kay Andrea. Gusto niyang murahin ang sarili dahil pansamantala nakalimot siya kanina habang nakikipagsalo dito. Peste! Bumalik sa pagiging estrikto ang mukha niya. Nung tangkain niyang yakapin siya ni Andrea, yamot niya itong itinulak. Lalaki ako, may pangangailangan at kahit kalinong babae, kaya kong ibigay yung ginawa ko sa iyo. Aniya rito at hinila niyang tuwalya sa rack. Tinapis sa katawan. Nga pala, ayokong pumapasok ka sa kwarto ko. Next time pa kailaman ba yun, malalagot ka sa akin. Pagkasabi nun, mabilis siyang lumabas sa kwarto ni Andrea. Inis na inis siyang pumasok sa kanyang kwarto. What am I thinking? Pumasok siya sa banyo at binuksan ang shower, tsaka itinapat sa katawan. Parang gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng katawan ni Andrea na nandoon. Peste! Muli niyang naalalang itsura ng kanyang pamilya habang wala ng buhay ang mga itong nanakandusay. Napaiyak siya sa sobrang galit na nararamdaman. Hindi niya maaaring sirain ang pangakong binitawan niya sa mga to. Maghihigante siya. Andrea's POV. Napakagatlabi si Andrea habang sinusundan ng tingin si Nathan. Kaninang kinuha siya nito, pakiramdam niya. Buong kaluluwa at puso niya siya nitong kinuha. Na para bang walang ibang babae dito kundi siya lamang? Ngunit pagkatapos itong matapos sa init na nararamdaman, bumalik sa dati ang pagtrato nito sa kanya. Mistura na naman siyang isang basahan sa paningin nito. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Muli niyang inalala ng mga panang magkasintahan pa lamang sila nito. Napaka-gentleman ito at sa tuwing naghihinang ang kanilang mga labi, ramdam niya ang pananabik sa bawat hagga nito. Ganon yung nararamdaman niya kaninang hinagkan siya nito, na para bang siya lamang ang babae sa buhay nito. At ewan kung niloloko lamang niya ang kanyang sarili sa pag-asang muli niyang maibabalik ang dating sinita ng buhay niya. Pero ang pag-asang iyon ang panghahawakan niya.
Pinahid niya ang kanyang mga luha tsaka nagbihis. Magluluto siya ng masarap na hapunan para dito. Alam niya pagod to sa trabaho at tinitiyak niya. Hindi nito matatanggihan ang masarap na hapunang lulutuin niya. Masigla na siya na magtungo sa kusina. Ngunit natigilan siya na makita si Amy na naghahanda ng pagkain sa mesa. San galing ang mga yan? Tsaka maaga pa bakit naghahanda ka na? Bago pa makasagot sa tanong niya si Amy, pumasok na si Alexa sa kusina. Ngunit natigilan siya na makita si Amy na naghahanda ng pagkain sa mesa. Saan galing ang mga yan? At saka maaga pa bakit naghahanda ka na? Bago pa makasagot sa tanong niya si Amy, pumasok na si Alexa sa kusina. Dala ko ang mga pagkain yan. Nakataas ang isang kilay na sabi sa kanya ni Alexa. Tinawagan ako ni Nathan dahil miss na niya ang mga luto ko. Hindi siya kumain ng lunch para lang dito. Tila nang iinis pang sabi nito sa kanya, tsaka inirapan siya. Tawagin mo kami kapag ready ng mga pagkain. Anito kay Amy, tsaka taas noong tinalikuran na silang dalawa. Kalderetang baga, relielong mangus, tsaka sauteed vegetables. Nako, totoo kayang siya nagluto nito o pinaluto lang niya to sa iba? Nakaismed na bulong sa kanya ni Amy. Hindi siya kumibo. Parang natutokso siyang itapon sa basurahan ng mga pagkaing dala ni Alexa. Pero alam niya, sa kanya magagalit si Nathan kapag ginawa niya yon. Besides, panigurado naman niyang sinasadya ni Alexa na galitin siya, kaya hindi niya ibibigay ang satisfaction na yon sa dalaga. Bumalik siya ng kwarto, humarap sa salamin. Itong kagandahan niyang gagamitin niya para labanan ng pesteng babaeng yon. Sinuklay niya hanggang balikat niyang buhok at binlower. Bahagya pa niyang kinulot ang dulo noon. Matangos ang kanyang ilong. Mapungay ang bilugan niyang mga mata na may mahahabang pelik mata. Well, ang kanyang mga eyebrows, makapal yun. Maliit ang kanyang mukha. Mapupula ang kanyang mga labi. Higit sa lahat, makinis ang mamulamulan niyang kutis. Hindi siya mahilig mag-makeup dahil hindi naman yun kailangan. Ngunit dahil gusto niyang innocent si Alexa, kinuha niya sa drawer ang kanyang eyeliner at naglagay niyon sa kanyang mga mata. Mas talong bumukas at naging kaakit-akit ang kanyang mga mata. Naglagay na rin siya ng kaunting blush on tsaka nagpalit ng damit. Yung pinakamaikting shorts na maong ang isinuot niya tsaka tinernohan niya ng sando shorts na kulay pula. Maiksi siya ay napapawaw ng matitigan ang kabuuan sa salamin. Tingnan lang niya kung di maingit si Alexa kapag nakita siya. Anong binatbat ng dala nitong ulam kung siya mismo ulam na? Paglabas ni Alexa sa kwarto, dinatnan niya si Nathan at Alexa na nasa pagkainan. Hindi nakaligtas sa kanya nang pasadaan siya ng tingin ni Alexa. Umangat ang isang kilay nito, ngulit hindi nito naikubli ang selos sa mga mata nito habang tinitingnan ang kagandahan niya. Palihim siyang napangiti. Nahuli din niyang bahagyang natigilan si Nathan at ewan kung namamalikmata lang siya or nakita talaga niya ang piping pananabik sa mga mata nito nang tingnan siya. Pero pagkatapos muling nabalik sa formal ang anyo nito, tsaka hinarap ang pagkain. Si Alexa naman tila na nadya pang ipakita ang pagiging malambing kay Nathan. Nalagyan pa nito ng pagkain ang pinggan nito. Kamusta ang luto ko? Masarap hindi ba? Tsaka nilingon siya. Pwede bang umalis ka dito? Naalibad ba na ako sa pagmumukha mo? Bulyaw nito sa kanya. Hindi siya kumibo. Tumayo si Alexa. Nakikipagkompetensya ka ba sa akin? Ha? Baka alam mo ipagtatanggol ka ni Nathan. Nilingon nito ang lalaki. Nagmamatigas ang babaeng to. Parang gustong lumaban? Andrea, kapag sinabi ni Alex na umalis ka, pwede ba? Iritadong singhal ni Nathan sa kanya. Napilitan siyang umalis at bumalik sa kanyang kwarto. Ayaw na niyang madagdagan pa ang galit na nararamdaman sa kanya ni Nathan. Pero parang sasabog ng dibdib niya sa sobrang inis na nararamdaman, lalo pat alam niyang sinasadya itong lahat ni Alexa. Hindi siya makapaniwalang minsan, itinuring niya itong parang isang tunay na kapatid. God, paano ba siya nanilang ng babaeng yon? Ang dami ng red flags, pero sinantabi lamang niya iyon noon dahil iniisip niyang masyado lamang siyang paranoid. Bakit naman sa pag-iisipan ng masama ni Alexa ay napaka-sweet nito sa kanya? Madalas pa siya nitong ilibre sa kantin. Kapag nag-a-abroad ito, hindi po pwedeng wala itong pasalubong sa kanya. Sobrang thoughtful nito sa kanya
Kaya yung mga maliliit na bagay na napapansin niya, sinasantabi na lamang niya. Yun pala, balat kayo lang ang lahat. Nang naging pakikitungo nito sa kanya noon. Tapos na kaming kumain, ligpitin mo lang pinagkainan namin. Utos ni Alex nang pasukin nito ang kwarto niya. Muling nag-angat ang isang kilay nito. At saka talaga bang iniiwanan mong palaging bukas ang pinto ng kwarto mo? Sinasadya mo bang akitin si Nathan? Asawa ko siya kaya walang masama kung aakitin ko siya. Sagot niya rito. Napikon si Alexa. Bigla na lang siya nitong sinabunutan at pinagsasampal. Hindi na siya nakapagtimpi pa. Sinampal niya rin to ng ubod ng lakas. Sinipa siya ni Alex na ubod ng lakas. Napahiga siya at tumama ang labi niya sa corner ng tokador. Para siyang mahihimatay habang nakikitang umaagos ang dugo sa kanyang mga labi. Nathan! Sigaw ni Alexa. Biglang napasugod si Nathan sa kwarto niya. Nakita nitong nakasubsob na siya sa sahig. Ngunit kay Alex ito lumapit. Sinaktan niya ako. Sumbong dito ni Alex. Pinakita ang pasa nito sa braso. Look! Halos mabalian na ako ng buto sa tapang ng babaeng yan. Umiiyak pang sabi nito. Hindi siya makapaniwala sa kasinungalian ni Alex. Lalo pat mukhang paniwalang paniwala naman dito si Nathan. Sabi pa niya sa akin, wag na wag daw akong tutungtong sa pamamahay na ito. Sabi pa nito at saka hinila nito palabas ng kwartong lalaki. Nathan, sumusobra na talagang babaeng yan. Akala mo kung sino ko mag-asta? Umiyak siya habang sinusundan ang tingin ang mga ito. Ni hindi man lamang nag-aalala sa kanya si Nathan. Hirap na tumayo siya at tinitingnan ang dumudugo niyang labi sa salamin. Actually, mas masakit na parang di siya nag-exist sa paningin ni Nathan kaysa physical na sakit na nararamdaman niya ngayon. Ngunit kailangan niyang magpakatatag. Alexa's POV. Nathan, palayasan mo na lang babaeng yan dito sa pamamahay mo. Humihikbing sabi ni Alex kay Nathan habang ginagamot nito ang pasa niya. Masyado sayang bayolente. Manang-mana sa tatay niya. Baka kung anong gawin niya sa akin, lalo pat mamatay-matay siya sa inggit. Di nagsalita sa Nathan. Nathan, noon papansin ko ng inggit talaga sa akin ng babaeng yan eh. Palibasa, di niya i-afford yung na-afford ko. Di ko lang to sinasabi sa iyo pero malakas din siyang mangupit. Ilang beses ko niyang nahuling kinakalkal ang bag ko at nawalan ako ng pera. Alam kasi niyang masyado akong mabait sa kanya kaya inaabuso niya. Napatili siya nang mapadiin ang hawak itong bulak sa braso niya. Ouch, Nathan. Dahan-dahan naman. Ano mo namang napaka-sensitive ng skin ko? I'm sorry kung ako ang pumangit. Kasalanan ng babaeng yan. Naaasarap ang sabi niya rito. Siguradong namamasa itong braso ko. Anong sasabihin ko kay Papa? Kung hindi mo naman kasi sinugot si Andrea, hindi mangyayari yan. Sita nito sa kanya. Hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Teka, sinasabi mo bang kasalanan ko pang lahat ng to? My God, Nathan, you know me. Hindi ako mahilig gumawa ng gulo. Not unless hindi ako naumpisahan. Nagtatampong sabi niya rito. Bakit parang kasalanan ko pa ngayon to? Napahinga ng malalim si Nathan saka naiiling at napatitig sa kanya. What? Tanong niya sa lalaki. Kapag hindi ka mag-iingat, baka mas malalapad dyan ang abutin mo. Nagpaayos ka ng ilong, hindi ba? Baka kung anong mangyari dyan kapag di mo iningatan. Sabi nitong tumayo na. Napahawak siya sa kanyang ilong, tsaka kinakabang napatakbo siya sa harap ng salamin. Hindi talaga niya mapapatawad ang babaeng yon kapag may nangyaring masama sa ilong niya. Napapailing naman sa Nathan habang sinusundan siya ng tingin. Nathan's POV. Ilagay mo sa labi ni Andrea. Utos naman ni Nathan sa katulong. Iniabot niya rito at tuwalyang mayelo. Tumango ang kasambahay tsaka pumasok na sa loob ng kwarto ni Andrea. Siya na may pumasok na sa kanyang kwarto. Sinadya niyang tiisin si Andrea na makita niya ang dugoan itong mga labi although hindi niya mapigilan ang hindi mag-alala dito. Hanggat maaari ayon niyang nakikialam si Alexa sa ginagawa niyang pagpaparusa kay Andrea. Ngunit knowing Alexa talagang parang nag-e-enjoy ito na makakitang nasasaktan si Andrea. Pinipigilan lang niyang sariling maging emosyonal kahit na kuminsan naiinis na rin siya kay Alexa. Pero hindi ba dapat magpasalamat siya rito dahil tinutulungan siya nito sa pagpapahirap kay Andrea? Hindi niya dapat kaawaan si Andrea. Kung tutuusin, kulang pa ang ginagawa niyang pagpapahirap dito sa lahat ng paghihirap na nararanasan niya.
Tatlong buhay ang inutang ng ama nito sa kanya. Unti-unti na siyang maniningil at ang final, sisiguraduhin niyang ikakasindak ng mga to. Andreas POV, hindi ko pinapakailaman ng mga yan. Inawakan ni Nathan na magkabi ng balikat ni Andrea. Paano mapupunta sa iyo mga to kung hindi mo pinapakailaman? Galit na tanong ni Nathan sa kanya. Hindi siya makasagot. Wala talaga siyang ideya kung paano napunta sa kanya ang notebook na kulay itim. Nilinis lang niya ang kwarto nito kaninang umaga. Ngunit wala siyang ginalaw na kahit ano doon kung kaya't pinagtataka niyang napunta ang notebook niya sa mga gamit niya. Tumiim ang mga mata ni Nathan. Talagang napakasinungaling mo. Huling-huli ka na nga, tumatangi ka pa. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Nag-iba ang timpla ng kanyang mukha. Huwag na huwag mong mainsulto ang tatay ko. Ines na sabi niya rito. Matagal na siyang nagtitimpi pero nasusobrahan na to. Hindi niya na kayang palampasin pa ang lahat ng sinasabi nito tungkol sa daddy niya. Halos dumiin ang mga kamay nito sa kanyang balikat. Bakit? Ano bang pagkakakilala mo sa daddy mo? Hindi mo ba alam na masama siyang tao? Umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Nandoon siya, nakamasid, habang kinikitil ng mga tauhan niyang pamilya ko. Kaya huwag kang umasta dyan na parang nanggaling ka sa angkan ng isang marangal na pamilya. Dismayadong sabi ni Nathan. Bawat katagang binibitawan nito, tumatagos sa kanyang dibdib. Kailangan niyang alamin kung ano ba talaga ang nangyari. Ngunit ilalagay niya ang alanganin ang ama niya kapag humingi siya ng tulong sa kaibigan niyang journalist. Kailangan siya mismo ang mag-imbestiga ng tungkol sa bagay na to at kailangan gawin niya iyon ng tahimik. Alexa's POV. Tawa ng tawa si Alexa habang kausap niya si Amy sa telepono. Unti-unti nakukuha na niyang loyalty nito dahil sa tinakot niya itong tatanggalin sa trabaho, oras na si Andrea ang kinampihan nito. Isa pa, palagi itong binibigyan ng pera para bantayan ang bawat kilos ni Andrea. So far, detalyado kung magreporto sa kanya. Pinagalitan nga po ni Sir Ma'am, ilang beses kong sasabihin sa'yo, Andrea lang itawag mo. Pagtutuwid niya sa babae. Ay, sorry naman po. Oo, napagalitan ni Sir si Andrea. Mahalaga raw ang notebook na yon. Bakit to pinakaalaman nito? Iyak lang ng iyak si Andrea. Nakakaawa nga kasi walang kamalay-malay. Deserve niya yon kaya huwag kang maaawa sa kanya. Sita niya sa babae. Ang intindihin mo yung sarili mo. Bibigyan kita ng pang shopping next week kapag ginalingan mo pa ang pagpapahirap sa kanya. Basta gawin mo lang ang bawat ipag-uutos ko para palagi kang makatanggap ng reward sa akin. Maliwanag ba? Talaga po ma'am? Excited na tanong nito. Promise po, susundin ko ang lahat na pinag-uutos ninyo. Andrea's POV. Gerald, kamusta na? Bati ni Andrea sa kaibigan nito nang tuwagin siya nito sa kanyang phone. Si Gerald kaklase niya nung high school at gaya niya. Sa Maynila na ito nag-aaral. Mascom rin ang kinukuha nitong kurso, ngunit magkaiba sila ng pinasukang eskwelahan. Scholar ito nung nag-aaral pa kami kaya kaagad tong natanggap sa isang malaking TV station bilang researcher. Matagal na tong naniligaw sa kanya pero umpisa pa lang, sinabi niya na tong hanggang kaibigan lamang ang turing niya rito. Ikaw ang kumusta na? Hindi mo malang ako inimbita sa wedding mo? Anang binata sa kanya. Pasensya na, simpleng civil wedding lang naman yung nangyari sa amin. Kamusta ang trabaho? Anay mo siguro nakikitang artista? Medyo hectic? Eto nga't pauwi na ako ng Santa Teresita. Mga ilang days ako doon. Sagot nito sa kanya. Uuwi ka ng Santa Teresita? Dadalhin mo ang sasakyan mo? Oo, bakit? Pwede ba akong makisabay? Tanong niya. Narinig niya kagabing kausap ni Nathan si Mang Roy. Niyahatid ito ang bintana sa airport. Isang linggo tong mawawala. Kung saan to pupunta, hindi niya alam. Pero ito na sigurong pagkakataon para umpisan niya ang kanyang gagawing pagre-research. Sigurado ka bang okay lang sa asawa mong makisabay sa akin? Nag-aaral lang tanong nito sa kanya. Hindi naman seloso si Nathan. Sagot nito. Ang totoo, wala namang pakialam si Nathan sa kanya. Kaya hindi naman siguro big deal dito kung uuwi mo na siya sa kanila. Mas lalong di rin big deal dito kung makikisabay siya kay Gerald pauwi ng Santa Teresita. Makalipas ang ilang araw, 6 na araw na siyang naglalagay ng Santa Teresita. Nag-bus na lang siya pabalik ng Maynila kahit pa nga mapilit ang daddy niya na ihatid siya.
Ayaw niyang mapagod pa ito sa pagmamaneho. Besides, paano ipapaliwanag dito na pinagbabawalan siya ni Nathan na tumanggap ng kahit sino sa pamilya niya sa pamamahay nito? Pagkapasok na pagkapasok niya sa loob ng bahay, sinalubong kaagad siya na isang malakas sa sampal ni Nathan. Ang akala niya bukas pa ang dating nito, kaya nagmamadali siyang umuwi ngayon. Hindi niya akalaing mapapaga ang pag-uwi nito. Hindi ka na nahiya? Nakisabay ka pa talaga sa Gerald na iyon pauwi ng Santa Teresita? Galit na sita nito sa kanya. Inawakan nito ang isang braso niya. Ano? Nakipagharutan ka sa kanya sa daan, ha? Nathan, ano bang pinagsasabi mo? Ani ang di makapaniwala. Nasaktan siya sa sampal nito, ngunit mas nasasaktan siyang akosahan nito ng isang bagay na niminsan never niyang gagawin. Punong-puno ng poot ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Subukan mong ulitin yan, malalagot ka sa akin. Sabi nitong dinuro pa siya, ito ang tatandaan mo, Andrea. Walang ibang lalaking po pwedeng makinabang sa'yo. Singhal nito. At wala kang pagkukwentohang kahit sino sa lahat ng to. Maliwanag ba? Napagatlabi siya. Maliwanag ba? Ulit na tanong nito. This time, mas malakas na. Napatango na lamang siya. Padarag siya nitong binitawan dahilan para ma-off balance siya at mapadulas. Ngunit parang baliwala lamang yon sa lalaki. Nagmamadali siya nitong tinalikuran. Napaiyak na lamang siya habang sinusundan ito ng tingin. Sa dalawang araw niyang pagsasariksik, na-confirm niya ang nangyaring massacre sa bahay ng Santa Teresita 18 years ago. Wala siyang pinagkwentohan sa mga natuklasan niya, ngunit iniisip pa lamang niyang may kinilaman nga ang daddy niya sa pagkamatay ng buong pamilya nito para na siyang magkakasakit sa sobrang paghihirap ng kalooban na nararamdaman. God! Hindi niya masisisi si Nathan kung magalit to sa kanya ng ganito. Paano nito mamahalin ang anak ng taong naging sanhi ng pagkamatay ng buong pamilya nito? Hindi niya alam kung magkakaroon pa nga ba ng puwang upang patawarin nito ang daddy niya. Pakiramdam niya mahihirapan na siyang mangyari pa iyon. Sagad sa buto, ang galit ito at naiintindihan niya ito sa nararamdaman nito. Siguro, nagtatakda talaga siya ang magbayad ng lahat ng mga kasalanan na ginawa ng ama niya sa pamilya nito. Deserve nga siguro niyang magdusa sa mga kamay nito. Naghahanda ng lunch si Andrea nang dumating si Alexa kasama ng ina nitong si Belinda. Diretso kagad ng mga to sa kusina kung saan nandun siya. Sinipat siya ng matandang babae mula ulo hanggang paa at saka bahagyang napaismid at nilinga ang tingin sa buong kapaligiran. Ang tamad-tamad mo naman, hindi ka malang naglilinis ng bahay? Sabi nito sa kanya at saka muling napaismin. Hindi ka na nahiya sa asawa mo. Ang sipag-sipag magtrabaho pagkatapos, nakailata ka lang siguro maghapon. Nako mommy, sinabi mo pa, feeling prinsesang babaeng yan dito. Nagre-reklamo nga sa Nathan sa akin eh. Sabi naman ni Alexa. Bukod sa tanghali na raw gumising, masyado pang pakialamera. Super assuming, lahat daw ng gamit niya gustong pakialaman. Umaandal na naman sigurong kakatihan ng kamay. Napahagat labi si Andrea. Gusto na niyang patulan ng mga ito, ngunit alam niyang siya naman ang mapapagalitan ni Nathan kapag sinagot niya ang mga to, lalo na ang ninang Belinda nito. Alam niyang para na rin isang ina ang turing dito ni Nathan, kaya dapat pa rin siya nitong irespeto. Wala siyang nagawa kundi ang magpasensya na lamang. Lumapit ang matandang babae sa kanya, tinikman ang niluluto niya at saka parang nandidiri. Inilawa ito sa mismong niluto niya. Pwede? Anong lasa niyang niluto mo? Balak mo ba yatang pakainin ang lasang pagkaing baboy si Nathan na? Sigaw nito sa kanya. Nagulat siya sa inasal nito. Paano ba makakain ang niluto niya kung diduraan na to ng babae? Mangyak-nyak na napatingin siya rito. Kuyom ang kanyang mga kapalad sa labis na pagtitimpi. Ano? Lalabanan mo si mommy ha? Dirigyang sabi ni Alexa. Hindi. Pero kung gusto ninyo na irespeto kayo, matutulin kayo ng salitang respeto, sabi niya sa mga ito. Bigla na lamang siyang sinabunutan ng ina ni Alexa. At lumalaban ka pa talaga ha? Sabi nitong sinampal siya sa magkabilang pisngi. Parang di pa na kontento na malood lang si Alexa. Ilang beses din siya nitong pinagsasampal. Napikon na siya kung kaya tinila niya ang buhok na mag-ina. Sakto naman namating si Nathan at kitang-kita nitong ginagawa niya. Andrea! Galit na sigaw ng asawa sa kanya. Napilitan siyang bitawan ng mag-ina.
Nathan sumusobra ng babaeng yan. Parang batang nagsusumbong na sabi ni Alexa. Lumapit to sa lalaki. Sumandal sa balikat nito. Pati si mommy nilalabanan na. Napakawalang modo. Akalain mong bigla nilang sinabunutan si mommy dahil lang pinagsabihan siya ni mommy na ayusin ang pagluluto niya? Di ako makapaniwala. Ganyang klase ng babaeng iniakit mo sa pamamahay mo, Nathan. Galit na sabi ng matandang babae. Para ng isang tunay na ina ang turing ko kay Ninang Belinda. Anong karapatan mong bastusin siya? Asar na si Tessa kanya ni Nathan. Magpapaliwanag pa sana siya, ngunit nakita niyang matalim na tingin na ipinukol sa kanya ng dalawang babae. Alam niya kahit anong tanggol niya sa sarili, ito pa rin ang paniniwalaan ni Nathan, lalo pat nahuli siya nito, sinasabunutan na mag-ina. Inakbayan ni Nathan ang dalawa palabas ng kusina. Naiwan siyang nakatingin sa niluto niyang pagkain na binaboy ng matandang babae. Umiiyak na tinapon lamang ngayon sa basurahan. Nathan's POV. Bakit ba kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo, ha? Nathan, bakit kailangan pa ng ganito? Hiwalayan mo na lamang ang babaeng yon. Madaling paghigantihan ang buong ang kanila kung gugustuhin mo. Makapangyarihan ka. Kung gugustuhin mo, isang utos lang maglalahong buong pamilya niya dito sa mundo. Sabi ng Ninang Belinda niya habang sakay sila sa kanyang limousine na minamaneho ni Mang Roy. Hindi siya kumibo. Ang gusto niya, unti-unting magdusa ang mga ito. Nathan's POV. Gustong makita ni Nathan na nabubulok sa bilangguan ang kanyang mga kalaban. Alam niyang mas mahirap ang gayon. Yung buhay ka nga, ngulit unti-unti ka namang naghihirap sa loob ng bilangguan at walang magawa ang iyong pamilya para tulungan ka. Don't tell me nag-enjoy ka ng kasamang babaeng yon. Tanong naman ni Alexa sa kanya. Ramdam niya ang selo sa tono ng pananalita nito, ngunit di na lamang ngayon pinansin. Wala siyang dapat ika-guilty, dahil na kahit na kailan naman, di niya pinangakuan ng kahit ano si Alexa. Marinaw din ditong palabas lang lahat ng pinapakita nila kay Andrea. Noon pa mang magdapat ng damdamin sa kanya si Alexa, tinapat na niya ito na parang kapatid lang turing niya rito. Wala sa vocabulary niyang salitang pag-ibig. Maya-maya tumunog ang kanyang phone. Nakita niya sa screen ang pangalan ni Jackie. Biglang napasimangot si Alexa. May communication pa pala kayo ng babaeng yan? Asar na tanong nito sa kanya. Hindi ba matagal na siya nakipag-break sa'yo? Bakit kinukulit ka na naman ng babaeng yan? At bago pa niya masagot ang tawag ni Jackie, hinablot na ni Alexa sa kanyang phone at sinagot yon. Peste Jackie, please stop calling me Nathan, okay? Sigaw nito sa nasa kabilang linya ng telepono. Alexa? Tinignan niya na masama ang dalaga. Don't tell me matapos ang ginawa niya sa'yo. Makikipagbalikan ka na naman sa kanya, ha? Singhal nito. Si Jackie Valdez, anak ng business partner niya. Ang mga negosyo ng pamilya nito nakabase sa Hong Kong at Malaysia. First girlfriend niya si Jackie. 17 years old pa lamang siya na maging kasintahan niya ito at nag-uumpisa pa lamang siyang pamahalaan ang mga negosyo. That time, hindi niya ito mabigyan ng sapat na oras dahil priority niyang magpayaman. 3 years yan ang tinagal ng kanilang relasyon. Wala siyang itinago kay Jackie. Alam nito ang lahat-lahat sa kanya. At tinanggap nito yon ng walang tanong-tanong. Hindi lang girlfriend ng turingan nila sa isa't isa. Considered her as his best friend. Kaya't sobra siyang nasaktan nung wakasan nito ang relasyon nila dahil di na raw niya itong mabigyan ng sapat na oras. Ilang beses siyang nagmakaawa dito. Pero nakakahanap to ng malalaking magbibigay sa mga kakulangan niya. Pagkatapos ng breakup nila, halos gabi-gabi na yata siyang nag-iinom. Success si Alexa sa heartaches na pinagdaanan niya. He was so heartbroken. Isang taon din halos bago siya nakamove on at matanggap ang breakup nila. Pagkatapos si Jackie, wala na siyang ibang naging seryosong karelasyon. Nakalimutan na nga ba niya to? Hindi niya tiyak. Ang alam niya na nabik siyang muli itong makita. Inayos niya ang kanyang suot na polo shirt pati na rin ang kanyang buhok. Talagang nagpagupit siya para sa muli nilang pagkikitang to ni Jackie. Paglabasan ng kwarto ay nabuti niya si Andrea na nagpupunas ng sahig. Bahagya siyang natigilan nang makitang ayos nito. Naka-white shirt lang to at maong na shorts pero ang sexy-sexy nitong tingnan lalo pat may konting pawis ito sa noo. Naparunok siya at saka mabilis na iminaksi ang naglalaro sa kanyang isipan. Kagabihin ako ng uwi, sabi niya rito, saka mabilis nang lumabas ng bahay. Andrea's POV. Natigilan si Andrea. Sa kauna-una ang pagkakataon, simula na ikasal sana ni Nathan. Ngayon lang to nagpaalam sa kanya nang umalis ito.
Parang gusto niyang mapaiyak sa sobrang tuwa. Excited na tumayo siya at sinundan to sa labas. Nathan? Nalingon siya nito. Istritong mukha habang nakatingin sa kanya. What? May iritasyon sa tonong tanong nito. Mag-iingat ka. Tipid na sabi niya rito, ngunit parang wala lang tong narinig. Sumakay na ito na sasakyan kung saan naghihintay na si Mang Roy sa driver's seat. Hanggang sa makaalis ang sasakyan nito, nanatili siyang nakatayo doon. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Hindi siya mawawala ng pag-asa isang araw, muling magbabalik ang pagmamahal nito sa kanya. Alam niya, tiyak niya minsan sa buhay nito, minahal siya nito ng tapat at hindi siya bibitaw hanggat di nababalik ang damdamin yun sa kanya ni Nathan. Kahit mahirapan pa siya, kahit nagmumukha na siyang sira, kahit di niya tiyak kailan muling darating ang sandaling iyon. Nathan's POV. Kinalas ni Nathan ng isang botones ang suot niyang polo shirt dahil pakiramdam niya nahihirapan siyang huminga. Peste? Bakit parang nasasaktan din siya habang nakikita ang pinahihirapan niya si Andrea? Hindi maaaring lumambot ang puso niya. Di siya maaaring madistract ng kung ano paman. Malinaw ang kanyang plano, hindi yun magbabago. Umayos siya ng upo at inisip na lamang pagkikita nilang to ni Jackie. Matagal na rin nung huli silang magkita? 5 years ago? Yeah, that was 5 years ago. Sa birthday party ng ama nito na ginagap sa Amerika. Natatandaan pa nga niya kasama nitong Australian boyfriend nito at kasama naman niyang dinedate niya noon na isang Brazilian model. Di naman sila gaano nakapag-usap nung time na yon. Palibasa may kanya-kanya silang mga kadate. Feeling niya na balik na siya sa panahon ng mga teenager pa lamang sila. Kumakabog ang dibdib niya. Kinakaba na para bang first time niyang makikipag-date. Natawa na lang siya sa sarili at sa kanapailing. Nasa meeting place na si Jackie nang dumating ako. At gaya ng kanyang inaasahan, hindi pa rin naglalaho ang appeal nito. Kaya hindi na siya nagtataka kung maraming mga kalalakihan ang napapalingon sa kinaroroonan ng dalaga. Nakangiting nilapitan niya ito at humagkan sa pisngin nito. Mukhang marami na namang mga lalaki ang maingit sa akin. Compliment niya rito. You look stunning, Jackie. And you haven't aged. Ikaw rin naman eh, sabi nito sa kanya. Mas dumami nga lang pera mo ngayon. Nagkatawanan sila. Kamusta ang peste mong stepsister, by the way? Tanong nito sa kanya. Napangisi siya. Noon pa man, di na magkasundo si Alexa at Jackie. Palagi na yung magkakompetisyon sa lahat ng bagay. Ngunit mas lalo na sa atensyon niya. She's okay. I heard nag-enroll siya ng Pilates, sabi niya sa dalaga. Really? Sabi nitong nag-angat ng isang kilay. Di ba delikado yon since kakapaayos lang niya ng ilong? Update ka talaga sa kanya, ha? Tudyo niya kay Jackie. Of course, I was born to be her nemesis. Sagot nito sa kanya at saka pumormal ng mukha. I heard you got married? You know my reasons, Jackie. 5 years ago, nabanggit ko na sa iyong plano kong yun, hindi ba? Actually, wala naman akong tinago sa'yo. Yeah, I know. Anitong lumungkot ang mukha. Pero bakit parang nasasaktan na rin ako? Nangunot ang noon niya. Alam mo naman siguro na kahit anong may karelasyon ako, hindi naman nagbabagong nararamdaman ko para sa'yo, hindi ba? It's just that, binigyan lang kita ng panahon kasi iba mga priorities mo noon. Siguro naman ngayong nasa iyo ng lahat, hawak kamay mo ng tagumpay. Mabibigyan mo na ng time ang naudot sa atin? Makahulugang tanong ni Jackie sa kanya. Di ka agad siya nakasagot. I won't roam around the bush anymore, Nathan. I still love you. At di naman nawala yung feelings ko para sa iyo. I want you back. Biglang nagningding ang mga mata niya. Jackie? Ginagap niya ang isang kamay nito. Ngunit pinagtaka niyang bakit si Andrea ang nasa isip niya habang nakatitig dito. Mabilis niyang iwinaksi ang naglalaro sa kanyang isipan. Siguro hindi lang niya napagandaan na magtataksil siya kapag nakasal na siya. Pinalaki kasi siya ng kanyang mga magulang sa paniniwalang napakasagrado ng kasal kaya may konting guilt siyang nararamdaman. But of course, iba naman ang kaso na ni Andrea. Pinakasalan lang naman niya ito para magigante. At iyong kasalang naganap sa kanila, bunga lang ng kanyang labis na galit sa ama nito. Kasama yon sa kanyang mga plano, kaya ano pa ba ang dapat niyang ipag-alala? Hindi deserve ni Andrea na itrato niya ito bilang isang asawa, kaya hindi siya dapat na nag-iisip ng kung ano paman. Ako rin naman, Jackie, kahit na kailan di ka nawala sa isipan ko, sabi niya sa dalaga. Ang saya-saya nito nang marinig ang sinabi niyang yon. Nathan? Paglingon niya, nakita niyang kapatid ni Andrea na si Ken. Masamang-masama ang tingin nito sa kanya at kay Jackie.
Sa pakiwani nga niya, minumura siya nito sa isip. Pero hindi niya yun ininda. Pasimpeng tumayo siya. Ken? Nakangising sabi niya at saka tumingin kay Jackie. By the way, Jackie, this is my brother-in-law, si Ken. Pagpapakilala niya sa babae, saka inakbayan si Ken. Kamusta naman ang trabaho mo? Hindi to umimik. Walang kangiting-iting tumingin sa kanya. Pinisal niyang balikat nito at saka muling tumingin sa dalaga. By the way, ang liit talaga ng mundo, Jackie. Akalain mong kasal na kami ni Andrea nang malaman ko isa pala sa mga kumpanya ko nagtatrabaho tong brother-in-law kong to? Diin niya ang salitang kumpanya ko. At alam niya hindi tanga si Ken para di nito mag-gets ang ibig niyang sabihin. Kumulat naman ang noon ni Ken, di makapaniwala sa natuklasan. Pag-aari mong kumpanyang pinagtatrabahuhan ko? Andrea's POV. Kuya Ken? Nagulat si Andrea nang bigla na lang itong sumulpot sa bahay nila noong araw na yon. Wala ka bang pasok? Nagtatakang tanong niya rito. Di niya alam kung bubuksan niya ba ang gate o hindi. Alas 8 pa lang ng umaga at nasa kwarto pa nito si Nathan. Tiyak mapapagalitan siya nito kapag pinapasok niya sa bahay ang kapatid. Ngunit mas malaking gulo kapag pinaktakha ng kuya niya, kanya, na hindi man lamang ito pinapasok sa loob ng bahay kung kaya't napilitan siyang pagbuksan to ng gate. Walang kangiti-ngiti ang kapatid niya nang pumasok to sa loob ng bahay. Nasaan ang magaling mong bayaw? Tanong nito. Nagulat siya sa klase ng pagtatanong nito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Natuklasan na ba nito ang nangyari sa pagitan nila ni Nathan? Bago pa siya makasagot, lumabas na ng kwarto nito si Nathan. Bagong paligot at nakabihis na. Ngumiti ito na makita ang kuya Kenya. Good morning, bayaw. Tamang-tamang dating mo. Nagpanda ako kay Andrea na masarap na breakfast. Hindi ba, sweetheart? Malambing na tanong nito sa kanya. Natatarantang tumango siya. Oo, mabuti din namin kong soup at bacon and egg. Ani ang pilit na ngumiti. Alam niya pinag-aaralan ng kapatid niya ang bawat kilos niya. Ngunit naisip niya pagkakataon na rin na yon para matikman naman ni Nathan ang inihanda niyang almusal para dito. Kahit kasi hindi dito ginagalaw ang mga pagkain niluluto niya, hindi pa rin siya humihinto sa paghahanda dito ng almusal. Nagbabaka sakaling isang umaga, magbabago rin ang ihip ng hangin. Alin na kayo, mag-breakfast muna kayo. Tumungo siya sa kusina para maghanda. Dinig pa niya ang huling sinabi ni Nathan sa kuya Ken niya. Mabuti naman at napasyal ka rito. Tamang-tama, papasyal ako sa opisina mo mamaya para sa board meeting. Alam mo bang nagplano na ako magtanggal ng ilan sa mga empleyado ko doon? Kitang-kita ni Nathan ang takot sa mukha ni Ken nang sabihin niya ritong nagbabalak siyang magtanggal sa ilan sa mga empleyado niya. Alam niya, kapapanganak lang ng asawa nito at since kulang sa buwan ng baby nito, nasa incubator pa yun at nangangailangan ng mahabang gamutan dahil blue baby rin to. Kaya delikadong tanggalin niya si Ken sa trabaho, lalo pat mahirap pumalap ng magandang trabaho at malaking sweldo sa panahon ngayon. Besides, kayang-kaya niyang harangin na ibang kumpanyang pag-a-apply nito kung gugustuhin niya. Inakbayan niya ang lalaki. But since mukha namang masipag ka at mapagkakatiwalaan, safe ka sa akin, bayaw? Tila nanunudyo pa ang sabi niya rito. May katuwaan sa kanyang mga mata habang nakatingin dito. Ganito pala ang pakiramdam kapag makapangyarihan ka. Kapag kaya mong kontrolin ang lahat ng bagay, mabuti na lang nakinig siya sa kanyang ninong. Kaya mong paikutin sa iyong mga kamay ang lahat kapag marami kang pera at makapangyarihan ka. Andrea's POV. Tahimik na tahimik ang kuya Kenya habang kumakain sila ng almusal. Pakiramdam ni Andrea may gusto tong sabihin sa kanya kanina pa, ngunit nag-aalangan at waring may kinatatakutan kaya hindi nito masabi-sabi ang gustong sabihin. Kilalang-kilala na niya ang kuya niya. Kapag nanahimik to ng ganto, alam niyang may bumabagabag sa kalooban nito. Napatingin siya kay Nathan na waring nag-e-enjoy makita na nagkakaganito ang kuya Kenya. Alam niya may kinalaman kay Nathan ang gusto nitong sabihin sa kanya. By the way, Andrea, gusto kong bumili ka ng magandang-magandang damit bukas. Gamitin mo ang credit card na kinuha ko para sa'yo. Isasama kita sa anniversary na isa sa mga kumpanya namin ng mga business partners ko bukas at gusto ko ikaw maging pinakamaganda bukas ng gabi. Malambing ang tonong sabi ni Nathan tsaka bumaling sa kuya Kenya. You've met one of my business partners yesterday, Ken, right? Nangunot ang noon niya. Si Ken naman waring nagliwanag ang mukha. Business partner mong babaeng yun? Bakit? Ano ba sa palagay mo? Napapatawang sagot ni Nathan saka ginagap ang isang kamay ni Andrea at hinagkan. Mukhang pinagdududahan pa ako ng kapatid mong nambababae ha.
Nailing ang kuya kanya na waring nahimasmasan. Hindi naman sa ganon, kaya lang, hindi na nito ay tinuloy pa ang sasabihin. Never mind. Pasensya ka na kung tamang hinala ko kahapon. I understand. Tumatawang sagot ni Nathan. Naguguluhan siya sa kung anumang pinag-uusapan ng dalawa, ngunit kung anuman yon, magaling umakti ang asawa niya. Kinuha ni Nathan ang credit card at ipinatong sa mesa. Sweetheart, ito nga pala yung extension ng credit card ko. You can use this anytime you want. Sky's the limit. Huwag na huwag mong titiparin ang sarili mo. Tiningnan siya nito na parabang talagang nagmumula sa puso nito ang bawat sinasabi sa kanya. Napilitan siyang tumango. Magpaayos ka na rin. Ipapasundo kita kay Mang Roy mamaya para makapamili ka na susuotin mo. Sabi nitong tumayo na at nilingon ng kuya niya. I will go ahead. Magkita na lang tayo sa opisina mamaya. Tinapik pa nitong isang balikat ng kapatid niya. Bahagyang pinisil na para nagbibigay ng warning dito. Tsaka lumapit sa kanya at tumagkan sa piski niya. Bye, sweetheart. Malambing na sabi pa nito at saka umalis na. Para siyang matatawa na maiiyak sa galing ng acting nito. Maski siya napapaniwala nito kapag naglalambing to sa kanya. As if naman, sweetheart nga talaga, ang darating to sa kanya. May gusto ka bang sabihin, Kuya Ken? Tanong niya sa kapatid nang makaalis na si Nathan. Tinitigan siya nito at saka napangiti. Sorry kung natawa na lang to, tsaka hindi na tinuloy ang sasabihin. Nangunot ang noon niya. Kuya? Huminga to ng malalim. I was just being stupid. Bakit nga ba hindi ko na-realize na natural lang makipag-dinner ang isang negosyante kagaya ni Nathan sa mga babaeng kaibigan nito or business partners? Alam ko namang mahal na mahal ka niya, hindi ba? Umiwas siya ng tingin. Humigop siya ng kape para makaiwas siya sa mapanuring mga mata nito. Nang ibaba niyang tasa, napailing siya. Siyempre naman, kuya. Nakita mo naman kung gaano'ng kabuting asawa si Nathan. Ramdam ko mahal na mahal niya ako. Muntik pa siyang mabulunan nang bigasin ang huling salita ng kapatid. Huminga to ng malalim at saka muling yung salita. Alam ko, at masayang masaya ako para sa iyo, Andrea. At least, swerte ka sa asawa mo. Nakikita ko naman kung paano kanya aalagaan at ipagmalaki. Kagaya ng inaasahan, nauna nang pumunta si Nathan sa hotel kung saan gaganapin ang celebration para sa anniversary ng NatCo Corporation, ang isa sa mga itinatag na kumpanya ni Nathan at ng mga kaibigan nito. Siya ay pinasundo na lamang nito kay Mang Roy, marahil upang wag namang magtaka ang mga empleyado nito kung sakaling may makakitang nagko-commit siya. Alam rin niyang napilitan lang naman tong padalohin siya sa kumpanya nito since alam ang lahat na bagong kasal sila. Kung siya nga lang ang masusunod, mas gusto na lamang niyang magstay sa bahay dahil for sure, ma-out of place lamang naman siya doon dahil wala naman siyang kakilala kundi sa Nathan nang. Pero ayaw niya maging issue pa to sa asawa kaya dumalo na rin siya. Simple lang ang ayos niya. Manipis na makeup lang ang pinalagay niya sa makeup artist na kinuha niya. Pinataas lang din niya ang buhok niya. Ang suot niyang black gown na may mahabang slit sa tagiliran, ipinadala ni Nathan kanina sa bahay nang hindi nito nagustuhan ang mumurahing gown na binili niya kagabi. Hindi nga siya makapaniwala, saktong-saktong sukat nun sa kanya. Marahil ayaw nitong magmukha siyang kahiya-hiya, kaya ito na ang pumili ng gown na isusuot niya. Maraming tao sa hotel nang dumating siya. Di na siya nagtaka na maraming empleyadong bumati sa kanya. Ilang beses na rin naman kasi siyang nadala doon ni Nathan noong magkasintahan pa sila. Noong normal pa at malambing pa ang pakikitungo nito sa kanya. Nakita kagad niya si Nathan, may katabing isang magandang babae na waring may kung anong ibinubulong dito habang si Nathan naman nakangiti. Parang may kung anong kumurot sa puso niya habang nakatingin sa mga ito. Noon lamang niya nakita ang babaeng yon at kung kay Alexa hindi siya gaano nai-insecure, sa babaeng yon sobrang selos na nararamdaman niya. Mistulo naman kasi itong Diyosa na bumaba sa kalangitan. Ano ba ang papel nito sa buhay ni Nathan at para napaka-close namang ito kung mag-usap? Parang wala ang ibang taong nakikita ang mga to habang siya mistulang invisible ng mga sandaling iyon. Para tuloy hindi siya makahinga lalo pa at nakikita niyang parang ang saya-saya ni Nathan habang kasama ng babaeng iyon. Napakuha tuloy siya ng wine ng may dumaang waiter sa harapan niya. Mabilis niya yung tinungga. Pakiramdam niya uhaw na uhaw siya. Marahil sa sobrang stress kaya pag-ubos nun, kumuha ulit siya ng isa pa. Gusto niyang pakalmahin ang kanyang sarili dahil para nagsisikip ang kalooban niya. Nang di na siya makatiis, lumabas siya sandali para lumanghap ng hangin. Mukhang hindi na lang business partner ni Bossing yung babaeng kasama niya.
Sabagay, ang ganda naman kasi, kaya hindi mo masisisi si Sir kung kakakasal lang eh, namamangka kagad sa dalawang ilog. Narinig niyang sabi ng isang lalaki habang naninigarilyo. Di niya alam kung sinong boss ang pinag-uusapan ng mga to, pero malakas ang kutom niya, si Nathan yun, kaya pasimple siya nakinig sa usapan ng mga to. Balita ko, anak yun ng business partner ni boss, sabi naman ang kausap nito. Na-confirm niyang si Nathan nga ang boss na tinutukoy nito. Ah, yun pala yung pinagchichismisan ng sekretary ni Bossing at ni Mrs. Yung ex-girlfriend ni Bossing? Ex-girlfriend? Nakarelasyon ni Nathan ang babaeng yun? Mas lalong tumindi ang selos na nararamdaman niya. Maya-maya narinig niyang tumunog ang cellphone niya. Nagmamadali niya yung kinuha sa loob ng kanyang bag. Pagkita niya sa screen ay si Nathan ang tumatawag. Where are you? May halong iritasyong tanong nito sa kanya. Nandito lang sa labas, nagpapahangin lang. Mahinang sagot niya. Peste, pinapahiya mo ba ako? Pumasok ka dito sa loob, hinahanap ka ng mga business partners ko. Tila yamot na utos ito sa kanya, kaya't nagmamadali siyang pumasok sa loob para puntahan ang kinaroroonan nito. Nakipagbeso siya sa mga asawa ng mga business partners ni Nathan. Ang iba sa mga ito na ipakilala nito sa kanya, kaya hindi na kailangan ng introduction sa isa't isa. Pagkatapos, giniya siya nito sa babaeng kausap ito kanina. Jackie, this is Andrea. Anitong bahagya pang tumikim bago sundan ang sinabi. My wife. Waring nahirapan tong bitawan ng katagang yon. Oh, you are the lucky wife? Magilo na bati sa kanya ng dalaga. Nako, kaya naman palang di na nagdalawang isip tong sinita na pakasalan ka. Anitong makahulugang tinignan ng lalaki. Napakaganda naman palang talaga ng asawa mo. Ngiti lang tinugon niya sa sinabi nito. Nabanggit mo na ba ako sa kanya? Tanong nito kay Nathan sa kamaling bumaling sa kanya. By the way, mukhang napapadalas ang pagkikita natin dahil dito na ulit ako sa Pilipinas for good. And since wala naman akong gana mga kaibigan dito, pwede ba tayong maging close? Sumbong mo sa akin kapag sinasaktan ka ng lalaking to. Biro pa nito sa kanya. Akong bahala sa'yo. Sinigaw pa nito si Nathan sa kanapang ngisi. Pilit na pilit ang kanyang ngiti. Hindi siya dapat mainis sa babae dahil mukha namang mabait to, hindi gaya ni Alexa. Pero hindi niya mapigil ang di makaramdam ng inis dito. Siguro dahil nagsaselo siyang talaga? Lalo pa nang di makaligtas sa kanya ang kakaibang ningning ng mga mata ni Nathan habang tinitingnan ng babae. May nararamdaman pa rin kaya ito sa babaeng to? Hanggang sa matapos ang party, palaisipan sa akin kung may nararamdaman pa rin si Nathan kay Jockey. Gusto nga niyang matawa na mainis sa kanyang sarili. Bakit kailangan pa niya yung pag-isipan? Obvious naman kung gano'ng kasaya si Nathan kasama ng babaeng yun. Lasing ka na. Ako na lang ang maghahatid sa'yo. Talagang di ako uminom dahil alam kong hindi na ako maaawat once makatikim ka ng alak. Natatawang sabi ni Nathan. Saka lumingon sa kanya. Magpahatid ka na kay Mang Roy? Utos ito sa kanya. Parang pinunya lang dibdib niya habang nakatingin sa mga to. Ni hindi niya magawang igalaw ang kanyang mga paa. Ano pang tinatayo mo dyan? Iritadong sabi nito sa kanya. Ang isang braso nito nakapulupot sa very tipsy ni Jackie. Daka lamang siya kumilos. Nang makatalikod, hinayaan niyang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Mang Roy, ano ho bang alam niyo kay Jackie Valdez? Umiiyak na tanong ni Andrea sa matanda nang makasakay siya sa kotse. Alanganing tinignan siya ng matanda mula sa rearview mirror. Waring naaawa to sa kanya pero takot namang magsalita. Peace, Mang Roy. Huwag niyo naman akong gawing tangaw. Di naman ako magsusumbong kay Nathan. Gusto ko lang malaman kung sinong babaeng yun sa buhay ng asawa ko. Napahinga ng malalim ang matanda. Si Jackie yung first girlfriend ni Nathan. Yun din ang kaisa-isang babaeng nagpaiyak sa kanya nang makipaghiwalay ito at makipagnobyo sa iba. Kwento nito sa kanya. Sa kanya lang naging seryoso si Nathan. Mahinang sabi pa nito pagkuhan para nagsisising na sabi pa yun sa kanya. Iha? Putol niya sa sasabihin ng matanda. Wag ko kayo mag-alala, sa atin lang to. Pilit ang iting sabi niya. Pinahid niya ang kanyang mga luha at saka huminga ng malalim. Ayoko rin namang mapagilitan pa kayo ng asawa ko. Deserve siguro niyang itrato ng ganito dahil sa mga kasalanan na ginawa ng daddy niya sa pamilya nito. Napakagat labi siya. Hanggang ngayon, hindi niya mawaring magagawa yun ng ama niya. Ngunit hindi niya alam kung paano ito ko kumpurontahin tungkol doon. Bukod sa kinatatakutan niyang marinig mismo sa bibig ng daddy niya ang katotohanan, ayaw rin niyang malaman ng daddy niya ang nangyayari sa kanila ni Nathan.
Ngunit hanggang kailan niya ba may tatago ang lahat ng to? Sa kabilang banda, katatapos ng maligo ni Andrea nang marinig niya, tumutunog ang kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, isang unknown number ang tumatawag sa kanya. Kulot noong sinagot niya yon. Hello? Alanganin pa ng tono ng boses niya na magsalita. Andrea! Very friendly ang tonong sagot ng nasa kabilang linya. This is Jackie, remember? Nag-meet na tayo kagabi. Jackie, napatawag ka. Sorry kung kinulit ko si Nathan na ibigay ang phone number mo. Wala kasi akong mayayang ng bowling. Samahan mo naman ako, oh. Ayon ang babae sa kanya. Tatanggi sana siya dahil parang ang awkward namang makipagkaibigan sa ex ng asawa niya. Lalo pat ramdam niya, may pagtingin pa dito si Nathan. Ngunit hindi niya to napahindian nang magsumamo to sa kanya at mukha namang sincere to sa pakikipagkaibigan. Thank you, at huwag ka sanang mailang sa akin ha. Past na kami ni Nathan at although inamin niya na may nararamdaman pa rin siya sa akin, alam naman niyang magkakaibigan na lang talaga kami. I never imagined myself being a mistress, Andrea. Pagbibigay assurance pa nito sa kanya. Kaya ako wala kang dapat ipag-alala sa akin. I know, alam ko namang disente kang babae. Aniya rito at kahit papaano, naibsan ang pag-aalala niya. Good, paano, susunduin kita before lunch? Sa labas na tayo mag-lunch. Don't worry, treat kita. Masaya pang sabi nito sa kanya. Nang ibaba niyang telepono, nakangiti siya. Bakit nga ba ang dumi-dumi ng isip niya kay Jackie? Mukha naman tong mabait at naniniwala naman siyang hindi nito gugustuhin na maging kabit ng asawa niya. Sa ganda at yaman nito, bakit nga ba ito papatol sa isang may asawa na? Maigi na ring maging close sila para malaman niya ang mga sekreto kung paano niya mapapaibig ang asawa. Besides, kailangan talaga niya ng kaibigan sa mga panahong tulad nito. Kung bakit naman kasi nagkaroon siya ng best friend lalaki pa? Kaya kahit may problema, hindi niya po pwedeng basta na lamang tawagan si Gerald anytime dahil tiyak mapapagalitan siya ni Nathan. 10:30 ng umaga, nandun na si Jackie at sinusundo siya. Isang simpleng white shirt at kupas na maong na tinerohan niya ng white rubber shoes ang suot niya. Samantala ay ang ganda-ganda naman ni Jackie sa suot itong sleeveless blouse with matching white miniskirt. Naka-heels din to na kulay pula kaya iniisip niya kung paano ito magiging komportable sa taas ng takong na sapatos nito habang namamasyal sa mall. Sa bagay, mukha namang bihasa na itong maglakad sa mga ganon kataas na heels. Or tiis ganda siguro kagaya ni Alexa na madalang siya makita na magsuot ng flat shoes. Pero sa height na yun ni Jackie, tingin niya magandang maganda pa rin to kahit nga nakatsunelas lang. Palagay niya mas mataas pa si Jackie sa kanya ng konti. Kung siya 5'7", tansya niya hindi bababa sa 5'9 ang height nito. Napansin niyang nilibot ito ang mga mata sa kabuuan ng bahay sa kanapangiti. Wala palang binago si Nathan sa bahay na to. Alam mo bang ako ang nag-design ng bahay na to? Nakakatawa nga eh. Nagtiwala siya sa akin. First year college pa lang ako noon sa kurso kong architecture. Naiiling na kwento pa nito sa kanya. Dahagya siyang natigilan. Parang biglang kumirot ang puso niya sa sinabi nga ni Jackie. Maya-maya tumingin to sa wristwatch. Let's go? Baka naghihintay ng pinsan ko sa atin. May iba pa tayong kasama? Takang tanong niya. Yes, my cousin, Mac. Kadarating lang niya from Singapore. Doon kasi siya nakabase kaya gaya ko, konting-konti lang ang circle of friends na dito. Kinawit pa rito ang braso sa braso niya. Let's go! Sa lahat ng ayaw nun yung pinaghihintay siya. Lahi sila na magaganda at gwapo. Yun kaagad ang naisip ni Andrea pagkakita sa pinsan ni Jackie na si Mac. Naghihintay na to sa kanila sa loob ng isang mamahaling restaurant nang dumating sila. Clean cut ang buhok nito. Plansyadong-plansyadong suot na polo shirt at pantalong maong. Kulay neon green ang mamahaling rubber shoes nito at ang bango-bangong tingnan. Mistulat ang Greek god at waring inhilma ang features at pangangatawan nito. Obvious sa ayos nito na may pagka-vain ito. Hindi nalala yung kagapuhan nito kay Nathan. Hindi niya matiyak kung sinong mas nakakalamang. Siguro paleho lang bagamat magkaiba ng kagapuhan ng dalawa. Si Nathan morenong meron ng kulay. Bilugan ang itim na itim ng mga mata habang ito na may mestisong-mestiso na waring may lahing foreigner. Natulala ka ba sa pinsan ko? Bulong ni Jackie sa kanya nang mapansin ang paghanga niya sa lalaki. Binata pa yan. Crush na crush nga ni Alexa yan eh. Si Nathan at si Mac ang dalawang lalaking pinagpapantasyahan ng malditang yon. Problema, parehong walang may gusto sa kanya. Tumatawa pang sabi nito. Nangiti siya sa sinabi ni Jackie.
Para niyang nakikinikinita si Alexa habang nakakuyabit sa mga braso ng matangkad na si Nathan at si Mac. Muntik pa siyang mapahagalpak ng tawa sa kanyang nai-imagine. Mukhang may pinagkukwentuhan kayo nakakatawa. Nakangising sabi ni Mac nang mapansin ang ngiti sa kanilang mga labi. Nagkatinginan sila ni Jackie tsaka sabay na nagkatawanan. Palagay niya magkakasundo talaga sila ni Jackie. Are they on the same page? Mukhang gaya niya kinainisan din to si Alexa. I just told Andrea kung gaano kalaki ang crush ayon ni Alexa. Bulalas ni Jackie dito tsaka inilang upuan para maupo. Napailing si Mac. That woman? Naiiling na sabi nito. Hindi ko alam kung paano napagtitiisan ni Nathan ang napakakulit na babaeng yun. Hindi lang kulit, masyado pang assuming. Halata ang ina sa boses sa jacket tsaka tumingin sa kanya. Isa siya palagi namin pinag-aaway ni Nathan noon. Paano ba naman? Gusto palagi nakabuntot sa mga dates namin as if asawa niya sa Nathan kumakaasta? Kwento pa nito sa kanya. Mabuti hindi ka nun ginugulo, si Mac. Napalunok siya. Natutuksong magkwento sa mga ito pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Naisip niya, di maganda nagsasalita na masama tungkol sa ibang tao, lalo pat wala to sa harapan nila para ipagtanggol ang sarili. Hahayaan lang niya ang ama nitong magkwento ng karanasan ng mga to kay Alexa. Besides, mukhang kahit wala naman siyang sabihin, alam na ng mga to ang pag-uugali ng kanyakapatid ni Nathan. Nako, kapag pinagmalditahan ka ng babaeng yon, sumbong mo lang sa akin akong bahala sa kanya. Takot lang nun kapag sinumbong ko siya kay Nathan. Sabi ni Jackie na bahagya pang natawa. Kung sa kanya rin lang naman, ako pa rin ang papakinggan at papanigan ni Nathan kahit anong mangyari. May pait sa mga labing napangiti siya. Alam niya, wala tong mali siya sa sinabi nito and yet nasaktan siya. Oo naman, lalo pat ito lang daw ang kaya sa isang babae na inayakan ni Nathan. Siguro kahit ingudngud pa nito si Alexa sa sahig, hindi ito papagalitan ni Nathan. Hindi nga ba't all eyes ang mga mata dito ng kanyang asawa noong isang gabi? Parang pinipigana naman ang puso niya ng malala ang klase na tansyong binibigay dito ni Nathan ng gabing iyon. Hindi na niya kailangan marinig pa sa bibig ni Nathan kung gaano to kaimportante sa buhay nito. Kitang-kita naman yon sa mga mata ng lalaki habang tinitingnan nito si Jackie. Ang sakit, lalo pat naiisip niya. Pinakasalan lamang naman siya ni Nathan para mapaghigantihan ang daddy niya. Nilingon niya sa Jackie, ano nga ba naman ang laban niya sa babaeng ito? Andrea's POV. Hey, a penny for your thought? Sabi ni Mac na pinitikpang isang daliri sa harapan niya. Tsaka lamang siya waring nakabalik sa kasalukuyan. Kumain ka na habang mainit pa. Nilagyan pa siya nito ng ulam sa pinggan niya. Mac, I know she's your type pero gusto ko ipaalala sa'yo. She is already taken, okay? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Jackie dito. I know. Sabi nitong napabuntong hininga pa. Sayang at ulit tayo nagkakilala. Makalugan pang sabi nito at saka hinarap na lamang ang pagkain. May pagkapihikan sa babae ang si Mac. Sabi ni Jackie nang lingunin siya. Kaya kahit maraming halos ibigay ng sarili sa kanya, di niya pinapansin. Pero kapag na-inlove naman, todo-todo, kahit malimutan ang sarili. Jackie, saway ni Mac dito. Stop it! Naiiling na sabi nito. Too much information? Sabi nitong nagbuga ng hangin saka tumingin sa kanya. Huwag mo na lang siyang intindihan, okay? Talagang ganyan lang siya kapag gusto niya mga kasama niya. Ngumiti na lamang siya. By the way, I heard na taga Santa Teresita ka pala. Alam mo bang madalas ako doon dahil may mga properties akong nabili doon na bala kong i-develop? Baka hindi mo lang kita nakita doon, ha? Sabi pa ni Mac sa kanya. Paano mo pa siya makikita? Nakuha na siya ni Nathan. Tatawa-tawa namang sabi ni Jackie sa kanya. Kung alam niyo lang ang totoo, gusto na sana niyang sabihin sa mga to. Tsaka bigla siyang napaisip kung nauna kaya niyang nakilala si Mac. Posible kayang napaibig siya nito? Pero parang di niya makita ang sarili na umiibig sa ibang lalaki. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang marinig ang isang pamilyar na tinig na kahit nakatalikod siya, kilalang kilala niya kung kaninong boses yun. Mukhang marami na akong na-miss ah. Paglingon niya nakita niya si Nathan, waring humahangos papalapit sa kanila. Tinawagan ko siya. Sabi ni Jackie na makitang nagulat siya sa pagdating ng asawa. Hindi siya kumibo pero nagsisimula na naman siyang magselos. Ihihinto siguro ni Nathan lahat ng ginagawa kapag si Jackie na ang nangangailangan dito para tuloy nawalan siya ng ganang kumain.
I'm sorry, medyo na late ako. Naipit kasi ako sa meeting. Mabuti nilang nakapag-prepare ang sekretary ko para siyang mag-take over sa meeting. Dinig pa niyang sabi ni Nathan. Tsaka nauna pang humagkan kay Jackie bago waring napipilitan lamang na hinagkan siya. Tsaka nakipagkamay kay Mac. Brother, mabuti naman nagkaroon ka ng oras. Hindi yung puro ka nilang negosyo. Masiyang bati nito sa lalaki. Look who's talking. Sabi naman ni Mac dito. Hindi siya kumibo pero para nagiinit ng kanyang mga mata. Kahit tong very sweet pa sa kanya si Nathan, never nitong inihinto ang trabaho para lang makasama siya. Pero kay Jackie, isang tawag lang nito, hindi to nagdadalawang isip na ihinto ang ginagawa kahit nasa kalagitnaan pa to ng meeting. Ha, hindi lang parang pinipiga sa sobrang panibugo ang puso niya. Feeling niya tinutusok yun ng maraming karayom tsaka binubudburan ng iodized salt. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Kaso hindi siya po pwedeng umiyak sa harapan ng mga to. Kaya mas masakit na pinipigilan niyang ilabas lahat ng sama na loob niya. Tinapik ni Mac ang isang balikat nito. Pare, may atraso ka pa sa akin. Hindi mo malang ipinaalam sa amin, nag-asawa ka na pala? Sabi nito sa asawa, tsaka muling tumingin sa kanya. At bilib na talaga ako sa'yo. Akalain mong nakailang bisita ko sa Santa Teresita, pero hindi ko malang nakita si Andrea doon. Ako sana ang lucky guy at hindi ikaw. Pakiramdam niya, nanoot hanggang sa kanyang mga kalamnan ang tingin na yun ni Mac, kaya't nilihis niya ang tingin niya rito. Sakto namang pag-iwas niya sa mukha ni Mac, kay Nathan tumama ang paningin niya. At nakatingin din to sa kanya ng mga sandaling iyon, pero hindi niya mabasa ang reaksyon sa mukha nito. Para tong nagsiselos na galit na hindi niya maintindihan, pero alam niyang nag-iilusyon lamang naman siya. Paano tong magsiselos kay Mac? Gayong nasa harapan nito si Jackie, ang babaeng totoong minamahal nito. Okay, you can go back to work now, Nathan. Huwag mo na kaming alalahanin. Pero pwede bang ipahiram mo muna sa amin si Andrea maghapon, okay? Malambing na sabi ni Jackie kay Nathan matapos silang mag-lunch. Bahagya pa nitong hinawakan sa brasong asawa. Tilingnan to ni Nathan na puno ng concern sa mukha. Mag-dinner tayo mamaya. Hindi ko lang talaga pwedeng ipaubaya sa iba yung next meeting ko. Anitong kay Jackie lang nakatingin. Promise, I will make it up to you tonight. Naglalambing na sabi pa nito sa dalaga na parang hindi man lang nito naiisip kung ano ang nararamdaman niya sa ginagawang to ng lalaki. Sa bagay, gusto naman talaga nitong saktan siya. Pero ramdam niyang hindi yon sinasabi ni Nathan kay Jackie para lang masaktan ang damdamin niya. Talaga lang hindi nito mapigilang ibulalas kung gaano ka-espesyal para dito ang dalaga. At mas doble ang hatid na sakit nun sa kanya, unlike yung selos na nararamdaman niya kapag si Alexa ang kausap nito. Dahil siguro alam niya na sinasadya lang itong pakitaan si Alexa ng extra lambing para pasakitan siya. Ngunit kay Jackie hindi nito kailangan magkunwari. Umiwas siya ng tingin sa mga to, kung kaya't di sinasadya, nagtamang palingan nila ni Mac na nakamasid pala sa kanya. Namula ang kanyang mga pisngi at lalo pa, waring nanonood sa kanyang mga kalamnan ang tingin nito. Mayamayang umiti ito. Pagpasensyahan mo na ang dalawang yan. Talaga lang super close nila kaya minsan nakakalimutan nilang may iba pa silang kasama. Bulong nito sa kanya. Anyway, wala ka namang dapat ipag-alala sa pinsan ko. Hindi naman siguro papangarapin maging mistress, ano? Alam ko naman yon. Tsaka hindi naman ako selosa. Sabi na lamang niya kay Mac. But if I were him at kasing ganda mong asawa ko, hindi kita bibigyan ng dahilan para magselos. Mahinang sabi pa nito sa kanya. May paet sa mga labing napangiti na lamang siya. Gustong gusto niyang umiyak dahil mas lalo lamang siya nagmumukhang kawawa sa sinabing iyon ni Mac. Imbes na mapagaan ito ang nararamdaman niya. Ang kaso hindi siya makakaiyak. Para tuloy gusto na lamang niyang umuwi ng bahay. Ngunit ayaw naman niyang mag-isip ng kung ano si Jackie kung kaya't nanahimik na lamang siya. Hindi man lamang nagpaalam si Nathan sa kanya nang bumalik to sa opisina. Kung ano-anong pinamili ni na Jackie at Mac. Nagulat pa siya nang ibigay sa kanya ni Jackie ibang damit at sapatos na pinamili ni na Jackie at Mac. Ayaw niya yung tanggapin ngunit mapilit ito. Magtatampo raw ito kapag hindi niya yon tinanggap. Napilitan tuloy siya. Binilhan naman siya ni Mac na isang mamahaling bracelet. Tumatanggi siya but he insisted. Masanin raw siya sa mga ito dahil talagang galante raw sila sa mga taong gusto nila. Ang bracelet may mga diamonds pa at ruby sa gitna.
Hindi niya alam kung magkano yon dahil hindi niya makita ang price. Akala nga niya binili to ni Mac para sa ibang babae. Kaya nagulat siya nang bigla na lamang iyong ipasot sa kanya. Sabi pa sa kanya ni Jackie, normal lang sa pamilya nilang magbigay ng token sa mga kaibigan nila. Di naman daw ikagagalit ni Nathan kung tumanggap siya na regalo kay Mac, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Sinuot na lang niya ang bigay ni Mac na bracelet. Total mukha namang sincere ito sa pagbibigay nun sa kanya. Ganito nga siguro ang mga mayayaman. Parang barya na lang kung magbitaw ng pera sa mga kaibigan. Mac, okay lang bang ikaw na maghatid pa uwi kay Andrea? Tanong ni Jackie sa lalaki, bandang alas 5 ng hapon, pagkatapos silang magmerienda. I almost forgot. May meeting nga pala ako sa isang client. Bakit nga ba nawala sa isip ko? It's okay. Kaya ko namang mag-commute pa uwi. Sabi niya sa mga ito. Rush hour ngayon. Mahirap kumuha ng taxi. Ano mo naman dito sa Manila? Besides, hindi naman busy si Mac. Sabi ni Jackie sa kanya. Baka pagalitan ako ng asawa ko kapag pinag-commute kita. Oo na naman. Tsaka hindi ko rin naman hayaang mag-commute pa uwi, no? Si Mac. Naisip niya wala naman sigurong masama kung magpapahatid siya kay Mac. Rush hour nga pala ngayon at baka abutin siya ng siyam-siyam sa paghihintay ng taxi. Tsaka mukha namang mabait si Mac. Ang gaan nga kagad ng loob niya rito, gayong ngayon pa lang naman niya ito nakilala. Siguro dahil nakita niya ang Kuya Ken niya sa personality nito. Nathan's POV. By the way Nathan, ako ang sumundo kanina kay Andrea. Napansin ko isa lang ang maid mo. Ang laki-laki ng bahay mo tas isa lang maid mo. Sabi ni Jackie sa kanya habang kumakain sila ng dinner. Sasabihin sana niyang si Alex ang nagpalis sa mga katulong sa bahay. Ngunit baka mainis lang to sa kanya. Ipapadala ko yung isang maid ko para naman may katulong maid mo at si Andrea doon. Don't worry, mapagkakatiwalaan si Yaya Sally. Remember her? Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang matandang yon. Dahil siya nag-alaga sa akin mula pa pagkabata. Pero paano ka? Oh, I live in my condo, remember? Hindi ko kailangan to stay in a helper. Besides, mas madalas namang out of the country ako kaya okay lang. Paliwanag nito sa kanya. Ikaw ang bahala. Kibit balikat na sagot niya rito. Napangiti ito at saka ginagap ang isang kamay niya. Hindi ka pa rin nagbabago, Nathan? Oo ka pa rin ang oo sa bawat sabihin ko sa'yo. Malambing na sabi nito sa kanya. Kaya nga ba hirap akong kalimutan ka eh? Anitong masuyo siyang tinitingnan. Alam ko you married Andrea for the wrong reasons. Pero hindi siya dumating nung sandaling ma-inlove ka sa kanya. That won't happen, Jackie. Paniniyak niya sa dalaga. Hindi ko ipagkakanulong pamilya ko sa kanya. Biglang naglapat ang kanyang mga bagang nang maalala naman ang kanyang pamilya. Pinisil nito ang kanyang isang kamay. Naaawa ko kay Andrea pero kapag naiisip kong anak siya ng taong, hindi na nito ay tinuloy ang sasabihin nang mapansing na walang siya ng ganang kumain. I'm sorry, I can't help it. Huwag na lang natin pag-usapan ng tungkol doon. Anyway, masaya akong makita ka ngayong dinner. Gusto ko nga sanang mamaya na lang pauwiin si Andrea. Pero halata kung hindi ka komportabling kasama siya kaya hindi ka naman siguro magagalit kung ipinahatid ko na siya kay Mac, hindi ba? Bahagyang nangunot ang noon niya. Ngunit kaagad ding bumalik sa normal nang ma-realize sa pinagmamasa ni Jackie ang magiging reaksyon niya. Of course not. Pero pinagtaksi mo lang si Andrea para hindi mo na sana maistorbo pang pinsan mo. Kilala mo naman si Mac. Basta magandang babae, hiwag. Di na nito ay tinuloy ang sasabihin. Napatitig sa kanya. Hindi mo naman siguro pinagsasilosan si Mac, hindi ba? Paniniyak nito sa kanya. Sinadya niyang lakihan ang kanyang mga ngiti. Of course not. Hey Jackie, ilang beses ko bang uulit-ulitin sa'yo na wala naman ako ibang babaeng minahal pagkatapos natin maghiwalay? Napakurap-kurap to at saka tinuloy ng pagkain. Andrea's POV. Is it okay kung ako na mag-invite sa sarili ko sa loob? Tanong ni Mac sa kanya na makarating sila sa bahay. Oh, I'm sorry. Sabi niyang napatingin sa kanyang relo. Past 7 na. Pasensya na kung ginabi ka ha. Halika, pasok ka. Pero baka wala akong dinner na may offer sa'yo. Sabi niya pa sa lalaki. It's okay. Sabi nitong pumasok na sa loob ng bahay kasabay niya. Inutusan niya si Amy na igawa sila ng juice. Siya naman gumawa ng sandwich para sa kanilang dalawa dahil nagugutom na rin siya. The best sandwich ever. Bulalas ni Mac na matikman ng chicken sandwich na gawa niya.
Mas masarap pa to sa mga San Jose na mga first-star hotel. Napatawa siya. Binubola mo naman ako masyado, aniya rito. No, hindi ako nagbibiro. Sabi nitong tumitig sa kanya. Ano bang meron si Nathan at swerte yata siya sa lahat ng bagay? Tanong pa nitong hindi inalis ang tingin sa kanya. Bigla tuloy siyang na-conscious. Iniiwas niyang kanya mga mata dito, tsaka tumayo at kumuha ng tubig sa fridge. I'm sorry. Anitong nang maramdaman ang pagkaasiwa niya. I just can't help it. I mean, bulag na lang sigurong di magkakagusto sa'yo. Mac, sorry for being too straightforward. I think there's nothing wrong with it. Sabi nitong napangiti. Don't worry, you are very safe. I know my limitations. Alam ko namang taken ka na at kaibigan ko si Nathan. Hindi ako gagawa na anumang ikasisira ng friendship namin. Sinasabi ko lang to sa'yo dahil talagang nagagandaan ako sa'yo. No more, no less, okay? Pagbibigay assurance pa nito sa kanya. Alam ko naman yun. Tipid ang ngiting sabi niya. Kahit pa nga naaasiwa pa rin siyang papurihan nito. Siguro dahil may asawang tao na siya at ano na lang iisipin ni Nathan kung makita nitong pinapapurihan siya na ibang lalaki. Ngunit naisip niya wala namang pakialam ang lalaki yun sa kanya. Kahit nga siguro ligawan siya ni Mac, payag to eh. Ano na lamang ba siya para dito? Besides, mukha namang kay Jackie lang atensyon nito. Naaalala niya ang sinabi nito kay Jackie kanina. Babawi to sa dinner. Pihadang magkasama ngayon ang dalawang yon para mag-dinner. Pagkatapos kaya ng dinner, saan ang sunod na mga tong pupuntahan? Nathan's POV. What's bothering you, Nathan? Nagtatakang tanong ni Jackie sa kanya nang mapansing waring balis siya na hindi mapalagay. Bigla siyang natigilan. Ano nga bang inaalala niya? Hindi ba dapat in-enjoy na lamang niyang sandaling kasama niyang dalaga? Ngunit naiisip niya si Andrea at Mac. Kilala niya ang pinsan ni Jackie. Matinik talaga yan sa babae at wala itong pinalalampas na pagkakataon kapag gusto nitong isang babae. Naiinis siyang alam na ni Mac na asawa niya si Andrea. Pero pansin niya kaninang lunch na waring nagpapahaging pa ito dito. At ito pa talagang nagpresentang ihatid pa uwi ang kanyang asawa. At pumayag naman itong magbatid sa lalaking yun. Nayayamot siya. Hindi dahil sa nagsiselo siya. Nayayamot siya dahil ayaw niyang maging close si Andrea dito. O sa kahit na sino pa mang lalaki. Parang nahulaan naman ni Jackie ang tinatakbo ng isipan niya. Don't tell me inaalala mo si Mac at ang asawa mo? Tanong nito. Ramdam niyang waring nahirapan itong bigkasin ang salitang asawa sa kanya. Of course not, mariing tanggi niya. Alam mo naman kung anong dahilan, kaya ako siya pinakasalan, hindi ba? Aniya rito. Sa anniversary ng kanilang kumpanya, habang lasing na lasing siya, nabanggit niya kay Jackie ang dahilan kung ba't niya to pinakasalan. Nainis pa nga ito sa wala raw kwentang dahilan niya. Pwede naman daw niya itong paghigantihan nang wala nang gaano mga paandar. Ano raw naisipan niya at kailan pa niya itong pakasalan? Katwiran niya. Mas masasaktan ng tatay nito kapag sinaktan niya ng husto ang damdamin ni Andrea. Besides, madali naman na mag-file ng annulment pagkatapos ng lahat ng to. Tiningnan siya ni Jackie ng masama at saka umayos ng upo para naman siyang biglang namulang mukha. Pakiramdam niya na huli siya nito sa isang akto na ayaw niyang mabibiso nito. Pinagsi na lang niya sa utak niyang lahat ng gumugulo sa isipan niya at tinarap si Jackie. Dapat maging masaya siya kasama niya ngayon. Ang babaeng magpahanga ngayon ay laman pa rin ng kanyang puso. Andrea's POV. Hating gabi na hindi pa rin umuwi ng bahay si Nathan. Kung kaya't di dalawin ang antok si Andrea. Kung ano-anong naglalaro sa isipan niya habang hinihintay ang pagdating nito. Naiiyak siyang naiinis sa kanyang sarili. Ang pangarap lang naman niya bumuo ng isang masayang pamilya sa piling ng lalaking to. Pero mukhang malabo namang mabigyan ng katuparan ang pangarap niyang yon. And yet ayaw niyang bumitaw. Ayaw niyang mawala ng pag-asang isang araw. Matututunan din siyang mahalin ni Nathan. Kahit parang suntok sa buwan ang inaasam niyang to. Pero nararamdaman talaga niya noong mga panahong sinusuyo siya nito na totoo siya nitong mahal. Napakagaling naman nito kung umakting, parang totoong totoo talaga. At nung isang araw na kinuha nito ang katawan niya sa loob ng banyo, para talagang buong puso, buong pagmamahal siya nitong kinuha. Na para bang walang ibang babaeng mahalaga dito kundi siya lang. Pero kaninang tanghali, para siyang nagising sa katotohanan habang nakita niya sa mga mata nito ang ningning at pagtatangi nang tingnan nito si Jackie. Gusto na naman niyang mapaiyak. Iba na naman ang babaeng kagaya niya. Maya-maya, narinig niya ang pagdating ng isang sasakyan. Napabangon siyang bigla. Kinuha niya ang
kanyang bathrobe at nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Nagulat pa siya nang hindi si Mang Roy ang naghatid dito. Jackie, ani ang nakatingin sa kanyang asawa na inaalalayan ito. Lalapitan sana niya ito para sana umalalay kay Nathan. Ngunit, inawat siya ng babae. Ako na, kabisado ko na to kapag nalalasing. Sabi nito sa kanya. Bakit si Mang Roy ang naghatid sa kanya? Naabala ka pa tuloy. Pinauwi ko na si Mang Roy. Total, sanay naman ako sa ganito kapag nalalasing to eh. Nakangiting sabi nito sa kanya. Binuksan niya ang kwarto ni Nathan at pinasok to daw ng dalaga. Tinulungan pa niya itong ihiga ang asawa sa kama. Nagulat pa siya nang tanggalin ni Jackie ang suot na sapatos sa Nathan. Hindi ba dapat hinayaan itong siya ang gumawa nun bilang siya ang asawa ng lalaki? Pero naisip niya wala naman sigurong mali siya dito sa Jackie. Nagmagandang loob na nga ito, bakit kailangan pa niyang pag-isipan ng masama? Napabuga na lamang siya ng hininga, tsaka kumuha ng basang face towel. Akmang pupunasan niya ang mukha ni Nathan, ngunit nagmulat to ng mga mata at nang makita siya, tinabi nito ang kamay niya. Get out of my room! Yamot na sabi nito sa kanya. Napapahiyang napatingin siya kay Jackie. Ganyan talaga yan kapag nalalasing, nababalik lahat ng mga masasakit na pinagdaanan niya nung bata pa siya, kaya bigla na lang may kaiinisan. Sige na, ako nang bahala dito. Magpahinga ka na. Don't worry, kabisado kong bahay na to. Doon na lang din ako sa isang guest room matutulog. Nangunot ang noon niya. Bakit alam nito na sa ibang kwarto siya natutulog? Pati ba yun na ikwento pa ni Nathan dito? Ang dami pa sana niyang gustong itanong kay Jackie, ngunit alam niya, hindi ito ang tamang oras para mag-usisa ng kung ano-ano. Kaya napilitan na lamang siyang lumabas ng kwarto. Nang makalabas ng kwarto, ay para siyang napatangang saglit. Nakakatawang siya itong asawa, and yet, ibang babae nag-aasikaso ngayon sa kanyang mister at hinahayaan lamang niya na mangyari iyon. Kaninang tinaboy ni Nathan ang mga kamay niya para siyang naniliit sa harapan ni Jackie. Sa halip pumasok sa kanyang kwarto, dumiretso siya sa kusina at gumawa ng mainit na tsaa. Kalahating oras yata siya nakatingin lang sa tsaa habang pinapanood ang usok na nanggagaling. Doon ang maramdaman niyang nilapitan siya ni Jackie. Humila ito ng isang bangko at naupo sa kalapit niya. Gusto mo ba ng tea? Tanong niya rito. Hindi na, baka hindi ako makatulog. Malumanay na sabi nito sa kanya, tsaka tiningnan siya ng matalim. Kaya mo pa ba? Parang naaawang tanong nito sa kanya. Nagtatanong ang kanyang mga mata nang salubungin ang tingin nito. I'm sorry, wala naman kasing inililihim sa akin sa Nathan, kaya hindi ko alam kung paano mo natitiis. May pait sa mga labing napangiti siya. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Sa isip niya mukha siguro siyang tanga sa paningin ng mga to. Mahal ko eh. Di naman ganon kadaling mag-give up, lalo na't alam kong kasal ako sa kanya. Tsaka hindi ko alam kung paano tatanggapin ni Nadali kapag tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha. Ginagap ni Jackie ang mga kamay niya. Nandito lang ako para sa'yo. Halos paanas lamang nasabi nito. Hindi ko alam kung paano mo kinakaya. Hindi ko alam kung katapangan o katangahan ang ginagawa mo. Wala din ako sa posisyon mo para husgahan ka. Pero isa lang sinisiguro ko sa'yo. Masasaktan at masasaktan ka lang kay Nathan dahil inamin niya sa akin hanggang ngayon, ako pa rin ang mahal niya. I know. Nakikita ko naman sa mga kilos niya. Malungkot na sabi niya. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha. Ikaw ba, mahal mo pa rin siya? Matagal bago ito nakasagot. Hindi na. Nakamove on ako, Andrea. But please don't take it against me. Kaibigan mo ako, pwede mo akong pagkatiwalaan. Napahikbi siya. Salamat. Matulog na tayo. Sabi ni Jackie at tumayo na. Bukas lang natin ituloy yung usapan natin. Very friendly pang sabi nito sa kanya. Tumango siya. Hindi niya napansin na nangingislap ng mga mata ni Jackie habang nakatingin sa kanya, na para bang nag-enjoy itong makita siya na nahihirapan. Nagulat si Andrea nang madatnan si Jackie na nagluluto ng breakfast kinabukasan. Napansin niya ring nakasuto ng red pajama. Mukhang pambabae ang pantulog. Wala naman siyang nakitang damit na dala nito kagabi, kaya't pinagtakan niya kung saan ito yon nakuha. Good morning. Pinakailaman ko na itong kusina. Nag-request kasi si Nathan na ipagluto ko siya ng breakfast. Favorite kasi niyang ginagawan ko siya ng toasted bread with
Natigilan to na mapansing, nakatingin siya sa suot nito. Ah, may mga naiwan pa akong damit dito noon. Hindi naman nagbago ang sukat ng katawan, kaya kasya pa rin. Nakita ko lang to sa closet ni Nathan, mabuti hindi pa niya tinapon. Hindi siya umimik. Tumango lamang siya, ngunit naisip niyang mga pumasok nga siya sa kwarto kagabi. Bumalik to sa kwarto ni Nathan para maghanap ng isusuot nito. Ano pa ba ang nangyari pagkatapos nun? Nahihiya naman siyang mag-usisa, lalo pat mukha namang walang mali siya para dito ang ginawa, pero para sa kanya meron. Siyempre, siya ang asawa at hindi malang niya magamit ang gamit ng sarili niyang asawa. Samantalang ito si Jackie, parang wala lang na pinakikialaman ang cabinet ni Nathan. At dito pa talaga nag-request si Nathan ng breakfast, ha? Alam niya, alam nito kung bakit siya pinakasaran ng lalaki. Di nga ba't sinabi nito sa kanya na wala daw inilihim si Nathan dito? Pero bakit kailangan ipangalandakan pa ni Nathan sa ibang tao ang motibo nito ng pagpapakasal sa kanya? Nilapag nito sa mesa ang nilutong sunny side up eggs at bacon, tsaka sumandok ng fried rice. Palihim siyang napaismid dahil wala namang espesyal sa breakfast na ginawa nito. Halika, upo ka na, tatawagin ko lang si Nathan. Nakangiti pang sabi nito sa kanya. Napipikon siya, kahit di naman ito sinasadyang asa rin siya. Talaga bang manhid to? Babae rin to at alam nito ang pakiramdam kagaya niya. Lalo pat dati siyang kasintahan ni Nathan. Pero wala siyang lakas sa tinig ang nararamdaman. Lalo pa gusto lang naman itong maghipagkaibigan. Pero parang hinahalukay ang sikmura niya. Nagulat pa siya nung nakaakbay dito sa Nathan ang pumasok ang mga to sa kusina. Feeling tuloy niya out of place siya doon, ngunit di siya nagpahalata. Kung sinasadya ni Nathan nasaktan ang damdamin niya, masyado itong nagtatagumpay. Tahimik na lang siyang kumain ng almusal. Hinayaan na rin si Jackie ang maglagay ng pagkain sa pinggan ni Nathan, para pa nga siyang hindi nakita ng mga ito. Habang nagpapalitan ng mga to na sweet gestures, invisible siya sa paningin ni Nathan at ang babae namang to para manhit hindi makahalata. Naparami tuloy ang kain niya sa sobrang selos na nararamdaman. What's going on here? Dinig nilang tanong ng dumagundong na boses ni Alexa. Sabay-sabay silang napalingon dito. Kitang-kita niyang galit sa mukha nito habang nakatingin kay Nathan at Jackie. Bahagya siyang napaismid. Mabuti pa si Alexa, parang mas may karapatan pang magpakita ng selos kaysa sa kanya na tunay na asawa. Anong ginagawa mo dito? Yamot na tanong ni Alexa kay Jackie. Hindi ko alam, buhay ka pa pala. Natawa si Jackie. Ang aga-aga, yan ka agad ang bati mo sa akin? Aren't you glad to see me? It's been 10 or 8 years na yata, simula ng huli tayong magkita. Sabi nitong tilingnan mula ulo hanggang paa si Alexa. Hindi ka nakakapagparitokin ng ilong nung huli noon, right? May sarcasm sa tonong sabi nito. Napahawak sa ilong si Alexa at saka dumilim ang mukha. Matagal ka nang hindi nag-i-exist sa mga buhay namin. Bakit nagpakita ka na naman? Iniwan ka ba ng Australian boyfriend mo? Kaya kay Nathan ka na naman tumatakbo? Yamot ding sabi ni Alexa dito. Tsaka lumapit kay Nathan at humagkan sa pisngin nito. Darling, maligo ka kagad. Baka mga may basura ka rin kasi dumidikit ka sa trash can. Anitong bahagyang umirap kay Jackie. Nagpanteg ang mga tenga ni Jackie. Tumayo ito takmang sasabunutan si Alexa, ngunit maagap tong nasaway ni Nathan. Stop it! Kung mag-aaway lang kayo dito, mabuti pa. Umalis na kayong pareho? Asar na sabi nito sa mga ito. Lihim siyang napangiti. Mabuti nga. Sana palayasan na lamang ni Nathan pareho ang dalawang asungot na to. Naiinis siya sa nakikita dahil parang siya ang walang karapatan sa kanyang asawa. Mabuti na lang at naawat ang mga to ni Nathan. Tsaka pinagsabihan ng dalawa na umuwi na lamang muna ng bahay at gusto niyang magpahinga. Nakita pa niya, nagdadabog si Alexa nang sumakay sa kotse nito. Si Jackie naman tahimik na tahimik lang na sumakay sa kotse nang ipahatid ito ni Nathan kay Mang Roy sa bahay nito. Masaya ba si Nathan na pinag-aagawan ito ng mga babae? Napapikit siya. Naalala niya nung sinusuyo pa lamang siya nito at napakasweet ito sa kanya. Niwala nga itong tinitingnan na ibang babae kundi siya lamang. Kahit nga minsan nagtatantrums na si Alexa, di nito pinapansin. All eyes ito sa kanya noon. Palabas lang palang lahat ng yon. Naglinis siya sa kusina nang tumunog ang kanyang phone. Nagulat na makita ang hindi pamilya na number sa screen. Nang sagutin niya yon, nalaman niyang si Mac ang tumatawag sa kanya.
Si Jackie raw ang nagbigay ng number niya. Nagaya siya si Mac na lumabas, pero tinanggihan niya. Ang pangit namang tingnan na may asawa siyang tao, sasama siya rito lalo pat bago pala niya itong nakikilala. Pagkababa ng telepono, si Gerald naman ang tumatawag sa kanya. Nagyaya ng dinner. Tumanggi rin siya lalo pat napapagalitan siya ni Nathan nang minsang makisabay siya rito pauwi ng Santa Teresita. Bahagya pa siyang napatitig sa kanyang phone na maisip ng daming lalaking na niligaw sa kanya noon. Ngunit tayong kay Nathan lang tumibok ang puso niya. Kung si Gerald kayang sinagot niya, masaya kaya siya ngayon? Or kung nagpursige na lang kaya siya sa kanyang career pagka-graduate, baka kahit papaano, masaya ang buhay niya ngayon. At least walang ganitong problema sana siyang kinakaharap. Pero bakit kahit nasasaktan, kahit parang dinudurog ang puso niya, mahal na mahal pa rin niya si Nathan? Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Ibang klase nga yata siya kapag na-inlove. Sa bagay, ang kwento sa kanya noon ng mommy niya, noong kabataan daw ng daddy nito, napaka-palikero nito. Pero ni minsan di naisipang bumitaw ng mommy niya. Hanggang ipanganak raw siya, doon na nawala ang pagiging babaero ng daddy niya at natutong magtino dahil ayaw raw rin itong danasin niya ang pinaranas dito ng mommy niya. May paet sa mga labing napangiti siya. Kung alam lang ng daddy niya ang pinagdaraanan niya ngayon. Muli, naalala niyang naganap na massacre sa Santa Teresita. Hindi niya alam kung paano ko kumprontahin ang ama tungkol doon. Mahina na ang puso ng daddy niya at ayaw niya pa na siya ang maging dahilan para mamatay ito. Hindi niya basta huhusgahan ng daddy niya. Alam niya hindi ito masamang tao. Panigurado niyang may naguutos lang dito para gawin yon. At malamang walang choice ang daddy niya kaya ito napapasunod. Dilikas na mamamatay tao ang kanyang ama. Kung tutuusin, napakaraming natulungan ng daddy niya, kaya nga wala itong ipon. Hindi ito perpekto pero hindi din to ganun kasama. Sa kabilang banda, sino siya? Nagtatakang tanong ni Andrea nang madat na isang matandang babae na naglilinis ng salas. Bagong maid daw po na makakasama natin dito, bulong ni Amy sa kanya. Inihatid dito ni Mang Roy kanina. Nasa banyo kayo kaninang dumating siya. Tumango na lamang siya kaya't nilapitan ng matandang babae na kagad namang ngumiti na makita siya. Magandang hapon po, bati niya rito. Magandang hapon ho ma'am, sabi nitong tumuwid ng tindig. Kayo ho palang asawa ni sir? Anitong huling-huli niyang pasadahan niya ng tingin mula ulo hanggang paa at saka muling ngumiti. Ako nga ho pala si Sally. Muli nitong ibinulay kang atensyon sa paglilinis. Sabi ni sir linisin ko raw ho itong maigi, pati na rin daw ho ang kwarto niya. Tina nagpapasaling pa ito at tina kontento si Nathan sa pagkakalinis na ni Amy sa bahay. Sa bagay, sa laki naman ng bahay na yon, naisip naman ni Nathan na magdagdag pa ng isang katulong sa bahay. Gusto na rin ni sir na ako na lang ang magluto ng almusal niya. Namimiss na raw kasi niyang luto ko eh. Nangunot ang noon niya. Namimiss? Ibig sabihin dati na itong nagtatrabaho kay Nathan? Ngumiti ang babae. Ay, hindi nyo na itatanong. Dati na ako dito sa bahay. Lumipat lang ako kay Ma'am Jackie na maghiwalay sila.